requirements for us to get our dreams and enjoy them. That is time and money. We need money to live our dreams and the time to enjoy them. However, there are people who do have money but don't have the time to enjoy them. While there are those who have a lot of time in their hands but don't have the money to achieve their dreams. Which one are you? Have you ever wondered how you could have both time and money? Good news! Our team has discovered 3 secrets of the rich. Why the rich earn more with less work. Secret number 1. Rich people don't sell their time in exchange for money. Are there people who make money this way? Yes. If you are an employee and you are being paid based on the number of hours you work per day, then most likely you are selling your time to make money. You tend to find yourself without the time to do the things that you really want and never getting rich at all. Do you know why? Because time sells cheap. If you will divide your minimum income per day to the number of hours you work, you will get the price tag you put on your time. Now ask yourself, are you getting enough? Is your time worth only this much? What do employees do to earn more? Since time is equated to income, they work overtime. Overtime. But how much overtime do you need to reach your dreams? Is 5 hours overtime enough? How about 10 hours? How many can you do? How about the rich? What do they do to earn more? Secret number 2. The rich sell products, such as goods or services. See the big difference between people who sell time from those who sell products. Take, for example, a McDonald's employee who cooks 100 pieces of chicken in 1 hour. McDonald's will then sell each for 80 pesos. In 1 hour, McDonald's gets 8,000 pesos, while the employee only gets a certain wage per hour. Do you see the big difference? Secret number 3. Rich people don't sell alone. They use a business system that will make them earn from other people's sales. Doesn't that sound good? Earn from other people's sales. According to John D. Rockefeller, I would rather earn from 1% of 100 people's efforts rather than from 100% of my own. Henry C. is not selling his products alone. He is using the mall business system. As of today, there are over 40 SM malls nationwide, and every mall is selling products every day of the week. Not only that, Henry C. is also earning from the sales of the different stores inside the SM mall. The result? Millions of pesos in profit in just a single day. Another example is Ray Kroc and his McDonald's. McDonald's is selling its hamburgers through its chain of franchisees around the world. The result? McDonald's is earning 24 hours per day, 7 days of the week. Do you know that by applying these 3 secrets of the rich, you're not just making money, but doing something better? What is better than making money? It is creating a money machine. If you have successfully created a money machine, you will never work for money again. It's the money machine that will make money for you. Not only will you have both time and money, you can also do the things that really matter to you. Do you know that you can actually apply these 3 secrets of the rich right now? Regardless of your financial situation and regardless of your educational attainment. If you're interested, call the person who lent you this video and he will present you the practical application of the 3 secrets of the rich. Yan, palakpakan naman po natin, the 3 secrets of the rich. Ay, intindihan niyo po ba? Ta-translate ko po ng Tagalog, okay lang po ba? Hindi, wag na po. So, malinaw na sinabi, may tatlong sikreto ang mayayaman. Ano po yun? Tingnan ko, nakinig si sir. Number 1. They don't sell time. Okay. Second, si ma'am. They sell products or services. Pangatlo.
Ayaw mo tingin niyo ba? Baka matanong. Si Sir, ano yung pangatlo? Use a business system. So yung mga mayayaman pala, kaya sila yumaman, hindi lang nila basta binenta ang sarili nilang oras. Malinaw po yun? Sila po ay nagbenta ng aliw. Hindi, nagbenta po sila ng produkto o serbisyo. Okay? At para marami kang mabenta ng produkto o serbisyo, kailangan mo ng business system. Pag may business system ka, pwedeng maraming kang mabenta through that system. Clear po yun? Kaya pala sila super yaman. Nakwento si yung tito ko po, si Henry C. Hindi, ano ko po yun. Hindi niya alam. Okay? Meron siyang business system, mall business system. Okay? Madami siyang nabebenta because marami siyang SM. Clear po ba yun? Okay? Pero nung araw, nung wala pa siyang SM, hindi siya maraming nabebenta. Alam niyo po ba yun? Ayun, ngayon, alam niyo na po. Sa hindi nakakaalam, alam niyo na po ngayon. Kung gusto niyo malaman pa yung detalye, ask Google. Google niyo lang po. Ngayon, mga kapatid, we will be introducing to you a business system na pwedeng-pwede po sa lahat. Okay? Sa napakaliit na halaga, pwede mong gawin yung tatlong sistema na narinig mo. Gusto niyo po ba yun? Yes! Okay, hindi mo na kailangan magtayo ng mall para kumita ng malaki. Ang aming pong i-introduce na business system ay nakapagpayaman na sa napakaraming Pilipino. Okay? In fact, there's this one friend of mine who invited me in Santa International who has earned more than, pwede ko ba sabihin? Okay. For security purposes, hindi ko na po sasabihin na more than 15 million ang kinita niya. At hindi ko na rin po pwedeng sabihin, for security purposes, na si June Atlas po yun, nandiyan po siya sa tabi-tabi. Palakpakan naman po natin. Sorry, nakasabi ko po kung ilang million. Pero a couple of names, a couple of friends here, nakasama po natin, ay kumita na po ng million-million. Gusto niyo po ba kumita ng million? Yes! Ilang million ang gusto niyo kitain? Maraming million, ha? Yung komportable ka, hindi ka naman masyado magigilty na ubod mo na ng yabang-yaman, di ba? Yung tama lang. Si mama, tanong ko, mama, ano yung, mama, ilang million yung komportable ka? Walang maling sagot. Yung feeling mo na nabili mo na yung dream house mo, nabili mo na yung dream husband mo, ano ba pinambili ng asawa? Then, yung tipong nabili mo na lahat ng dreams mo, mga ilang million yun, ma'am? Kasama ng house, business mo, kung gusto magpatayo ng mga 107 apartment, mga sasakyan, mga ilang million, ma'am? May hindi niya mabilang. Billion na pala, kaya naman pala nahihirapan. Sumagot si ma'am, billion po ang kailangan niya. Okay, palakpakan naman po natin si ma'am. Okay, mga kapatid, I hope everyone is ready. But before that, few reminders. Pwede po bang ating mga cellphone ay i-silent? Okay, kung may beeper po kayo, pakitapon na po. Wala na pong operator ang beeper ngayon. Okay, mga kapatid, let me introduce to you a business system who has helped so many Filipinos right now. And are still in the process of helping people live better lives. Gusto niyo po ba yan? Yes! Mga kapatid, to help us introduce this wonderful company is a very special person. He's a TV personality. You see him every afternoon sa Showtime. Nakikita niyo po siya sa TV Patrol. At ngayon po, kasama po natin siya upang introduce ang napakagandang opportunity na ito. Mga kapatid! Ating pong palakpakan, Mr. Kim Atienza. Yes! Ang ating katawan ay mayroong makayahan na labanan ng mga sakit. Self-healing ang tawagin. Kailangan lang natin magkaroon ng healthy lifestyle at natural na pamamaraan upang palakasin ito. Kung kaya naman, mapapansin natin na bumabalik na rin ang mga tao sa mga natural na pamamaraan. Patuloy na napapatunayan ang katayahan itong gawing healthy ang ating pong katawan. Natural products for natural healing. Importante maintindihan ang primary causes ng mga health problems para malaman kung paano maiwasan ang mga ito. Naisip mo na ba ang katanungang what will my next 10 years look like? Maliksi pa kaya ako? Kaya ko pa kayang gawin ang mga nagagawa ko ngayon? O baka naman sakitin at mahina na, mukhang haggard o pagod na sa buhay? Alam niyo ba
bang may isang halaman na ginagamit pa mula pa noong panahon ng Biblia na sinasabing nagsusupply ng complete nutrition from birth to old age? At isa sa most nutritious of all plant foods na makakatulong mag-maintain ang strength, stamina, and energy hanggang sa pagtanda. Alam niyo bang Santé Barley lang ang kaisa-isang kumpanya na certified organic barley grass from New Zealand? Ito ay certified by BioGrow na isa sa leading certification agency sa New Zealand. Dahil dito, walang iba pang kumpanya sa Pilipinas na may organic certification na katulad ng hawak ng Santé Barley. Kaya napakahalagang kinatisi ng maigi ang iba pang produktong nagsasabing certified organic o kaya ay from New Zealand. Iba pa rin ang tunay na certified. Ito yung mahalagang assurance ng kalidad na produktong iniinom mo. Sure na sure ka sa quality ng organic barley grass mula sa New Zealand ng Santé Barley. Bakit mahalaga na manggaling ito sa New Zealand? Ito'y dahil sa napakaganda ang napakalinis na hangin, tubig at ecosystem na matatagpuan sa bayan ito na kasisigurong purong-puro at siksik sa nutrients ng barley. At dahil organic at walang bahid ng pesticides o synthetic fertilizers to, sensitibo sa weather conditions ang pag-harvest ng barley. Pinakamaganda at masustansya ang mga sariwang dahon pag ito'y nasa 30 cm na ang haba. At ang tips lamang nito ang kinukuha kung kailan spring at autumn ang kasalukuyang tima. Ito rin ang nagbibigay ng natural na lasa at kulay sa organic barley grass. So ano pang hinihintay nyo? Simulan palakasin ang iyong kalusugan at pakapalit ang iyong mga bulsa. Kaakibat nyo sa magandang kalusugan at pagnenegosyo. This is Kuya Kim and I'm on grass. Palakpakan naman po natin si Kuya Kim Machenza live sa ating monitor. Mga kapatid, maganda po ba yung na-witness siya about the product? Okay? Konting details ang may dadagdag po ng ating napakahusay na speaker about the company and the products. Okay, but before that, I'd like to give you a little background on our speaker. Okay lang po ba yun? Yes! Ang ating pong speaker is a very young man, but you will be surprised, he's already a veteran in this kind of industry. Okay? Because he started out very young. Okay? In fact, when he was still studying, he entered the world of network marketing. He's very successful. Medyo magugulat po kayo sa achievements niya. Para po siya nag-iipon ng sapatos, pero ang inipon niya po ay kotse. Gusto niyo po ba makaipon ng maraming kotse? Yes! Parang hina ang sagot. Sino gusto makaipon ng maraming kotse? Yes! Yan, nakapag-travel na po ng maraming mga bansa. Siya po ay achiever, okay, at a very young age and has helped so many leaders already. Nakapag-create na po siya ng napakaraming mga achievers under his organization. Ready na po ba kayo mga kapatid? Yes! Okay mga kapatid, but before I call him, I'd like you to first see his video. Palakpakan po natin. Andiyan na po, malapit na. Hintay niyo lang na konti. Iniinit lang po ang DVD ni Kuya Aba. Ayan na po. Para mas maganda po, lalagyan natin ang sound. Kuya Aba, play natin ulit. Ladies and gentlemen, the captain of Prestige Familia, please witness Mr. Aaron De La Cruz's video. Sounds? Pogi? Pogi naman yan? Hindi po si Dennis Trillo yan. Thank you.
Pagmamagic yan, lalabas sa screen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, our speaker for the night, palakpakan po natin, Mr. Aaron De La Cruz! Yan. Good evening! Grabe. Good evening! Good evening! Grabe, pagka-live, no? Palakpakan naman natin yon. Ayan. Anyway, bago pa rin magsimula, batiin natin yung mga nanonood. Marami daw po naka-livestream ngayon. Palakpakan natin sila. Hello. Kaway kayo sa Hines camera. Ayan, ayan. Sino po mga first-timers natin? First-timers. Pwede makita ka may mga first-timers natin. First-timers. Palakpakan natin mga first-timers. Ayan. Guys, yung pinapalakpakan nyo po, first-timers yan. Tama po ba? Yes. So, kailangan bigyan natin ng extra special palakpak mga first-timers. Ayan. Diba? Lumiti na yung first-timers natin. Sino mo po mga nag-imbita sa kanila? Yung mga nag-invite. Mga nag-invite. Yung mga pinahirapan. Palakpakan din naman natin sila, syempre. Mukhang sabi niya, oh, takal kong in-invite, ngayon na nagpunta. Okay, matanong ko lang po sa mga first-timers po, no? Sino po dito sa mga first-timers na ito po na nandito po sa kwarto to ang gustong kumita ng pera? No! Ulitin ko po yung tanong ko. Baka po hindi naiintindihan ng iba. Sino po ang gusto kumita ng pera? Kasi mga Pilipino mukhang... si Sir, pumipingi pa ang pera. Grabe, naking pangangailangan. Matanong ko lang po, hindi, pinapangiti ko lang po kayo para po maganda po yung simula natin. Okay, so sino po dito sa kwarto na to, bago ko simula na gusto ko lang po malaman para po at least tuloy-tuloy tayo. Para gusto ko lang, makita ko lang po kung sino talaga ang gustong kumita ng pera. Sino po dito, bago matapos ang taon na to, gusto po magkaroon ng bagong kotse? Grabe, yung iba ayaw magtaas ng kamay. Sige, magtataas ng kamay yan. Tatanungin pa natin. Sino gusto bago matapos ang taon na to, gusto mo magkaroon ng bagong house and lot? Ayun na, nadadagdagan na tayo. May tatlo na lang, tatlo na lang. Sabi niyo, meron ako kotse tsaka house and lot eh. Sige, sige, ito. Magtataas ng kamay, sure ako dyan. Sino gusto bago matapos ang taon na to, bayad lahat ng utang? Nakita mo, pati paan ni Sir tinaas. Sabi niya, may kotse kami, house and lot, kasi lang nakautang. Okay. Nangyayari ba yun? Yes. Okay, so huwag ko kayong mag-alala. Sa ipapakita ko po sa inyo presentation at sa ipapakita ko po sa inyo negosyo, okay, ang magandang part po niyan, pwede niyo makuha lahat ang sinabi ko. Pati travel ho. Mahilig ba kayo mag-travel? Okay, ang magandang part po niyan, sa lahat sa ipapakita ko po sa inyo, may bibigay po namin yan for free. Salamat po sa mga pumalakpak. Libre ayaw yung palakpakan. Okay, bago tayo magsimula, no, siguro na-intro naman po na mabuti ni Sir Ian na wedding anniversary nila ngayon, o kahapon yata, o ngayon. Kahapon ba? Kahapon? Live stream to bro, para ano, wedding anniversary. 12 years na daw po sila. Okay. Patagal-tagal na rin. Sino ba ang gusto talagang kumita ng pera? Pwede ba pumalakpak ng dalawa? Okay, sabi na iba, bakit ba puro pera? Kasi yung ang i-discuss ko sa inyo, business. Pag sinabi pong business, mga kapatid, meron pong kitaan po ito. Huwag ko kayo mag-alala. Hindi ba mag-profit business, ang ipapakita ko sa inyo, ay pipilitin na muna namin kayong mag-join o mag-franchise. Ibig sabihin, no, huwag ko kayong mag-alala, first-timers po, wala po itong commitment. Ibig sabihin, pagkatapos ng presentation, nagustuhan mo, pagtulungan natin. Okay ho ba yun? Yes! O di pag hindi mo nagustuhan, okay lang ho sa amin. Pagtulungan ka namin. Yes! Joke lang. Okay. So wala po itong commitment. Maliwanag ho ba? Yes! Alam mo bakit ito ako masaya po at excited, sabi ng iba? Bakit ba excited itong bata na to? Kasi po, yung ipapakita ko po sa inyo, pwede po magbago ng buhay nyo. At gusto ko po kasi mga kapatid, bago tayo magsimula, maliwanag tayo. Number one, wala ho muna mag-cellphone. Maliwanag ho ba? Yes! Pag may tumunog na cellphone, kagaya na sinabi kayo ni Sir Ian, ipaparaffle po namin yan. Okay lang ho ba? So, pag may gusto mo ng bagong cellphone, tumunog yung cellphone na katabi mo, kunin mo. Say mo, raffle! Diba? At pangalawa, wala mo na magkichismisan. Okay lang ho ba?
Okay lang ba apat attention mo, ibigay mo lang sa akin. Ibig sabihin ngayong gabi, akin ka lang. Chisang natuwa ako. Bakit gano'n, lalaki natuwa? Okay, and last, so, para tuloy-tuloy ho tayo, ayoko na putol-putol. Huwag ko kayo mag-ala, ang request ko lang kung pakibuksan ang isipan nyo. Bakit to, ang ganda na ipapakita ko, sayang kung close-minded ka. Maliwanag ho ba? Yes. Ready na ho ba kayo? Yes. Sino pong ready na pumalakpak ng dalawa? Sobra-sobra pa. Okay, so ang goal ko po ngayong gabi na to, unang-una po siyempre pasayahin po kayo. Sabi mo nga sa katabi mo sa kanan, sa'yo mo, friend? Yes. Smile ka naman. Smile. Kabalikan mo sa'yo mo, friend? Yes. Smile na ba yan? Ang gusto ko ngayong gabi, sumaya ka. Kung bibigyan ko po kayo ng chance sumaya, ilang percent po ang gusto nyong happiness? Sabi ni sir, nakalagay na eh. 100% po. Tama ho ba? Yun nga lang po, para maging 100% ng happiness natin, dapat daw po may pera tayo. Do you agree? Yes! At dapat daw po may oras sa isang pamilya, at the same time, dapat daw po malakas tayo. Tama ho ba yan? Yes! Yun nga lang, sa panahon ngayon, in reality, in Tagalog, realidad, sa nangyayari ho sa atin, simula ho nung pinanganak hanggang sa edad na to, sino po nandito sa kategory na to? Taas po ang kamay. Bakit medyo iba? Okay, sure po ako dyan, wala akong pera yan. Kasi po nag-aaral yan eh. Kagaya ko, nung nakita ko yung itong negosyo, nag-aaral po ako. So ibig sabihin, pag wala kang baon, wala kang? Normal yan, may oras sa pamilya? Malakas? Yun nga lang mo, pagdating sa edad na to, no choice ka. Ibig sabihin, no, wala kang magagawa, nakagraduate ka o hindi, maghahanap ka ng trabaho. At pag naghanap ka ng trabaho, may pera ka na? May oras ka sa pamilya? Naubos na. Kasi pinagpalit mo yung buwan sa araw, yung araw sa buwan. Para kasi ba? Man, malakas pa. Malakas pa. Yes. Ang masakit po mga kapatid, pagdating po sa edad na to, ayoko na pong sagutin para ho sa inyo. Sabi nila, nandyan na ako, adjust nyo na lang ho. Ang goal ko lang mga kapatid, simple lang ho, hindi para i-offend kayo. Ang gusto ko lang malaman at sabihin ho sa inyo mga kapatid, paghahandaan po natin yung the next 5 to 10 years po ng buhay nyo. Maliwanag ho ba? Yes. At ito po ang gagamitin natin. Maliwanag? Okay, so simulan natin. Pakilala ko po sa inyo yung aming company. Ang pangalan po ng company namin ay Sante International. Palakpakan naman natin yung company. Okay? Bigyan po kayo ng konting background sa company namin. Mabilis lang po. Nagsimula po ito 2007. Ibig sabihin, ano pong, anong taon na ngayon? 2016. Ang magandang part, kaya ko sinasabi sa inyo kasi kailangan maintindihan nyo yung stability po ng company. Tama ho ba? At ang magandang part po, yung mga may-ari po sa atin ay dati rin po kagaya pong members din ho natin. Maliwanag? And syempre po, ang negosyo po natin o ang business po natin, may mga offices. Kagaya po nito, meron po tayong office sa Manila. Ito po yung Ortigas. Okay, alam niyo po ba Ortigas ang pinuntahan nyo? Sino mo kasi na ako lang. Sama ka. Sama naman. Okay. Okay, meron din po tayo sa Davao, sa Cebu. Meron tayo sa Dubai. Kasi po ako, international po tayo. Palakpakan naman natin yan. Okay? And ang mga products po natin galing po hindi po sa Pilipinas, sa New Zealand. Meron po tayong plantation at ang magandang part po niyan, tayo rin po isa sa mga may-ari nun. Palakpakan naman natin. Diba? And syempre po, ang negosyo po natin ay legal. Pag magne-negosyo po kayo, dapat po legal. Tama po ba? Kasi pag illegal, fly by night at tawag doon, sumali kami, bukas sarado na. Tama ho ba? Tama ho ba? So ang magandang part po niyan, pwede po siyang gawing international. Ito po ang negosyo po natin mga kapatid, certified organic po ang ating mga produkto. Maliwanag ho ba? Para lang ho maintindihan ho natin, syempre pag magne-negosyo tayo, dapat alam mo yung produkto mo kailangan malinis. Tama ho ba? And ano bang vision and mission natin dito sa company natin? Ang mission natin to help people live better life. Sobrang simple. Tulungan ka namin magkaroon ng masarap na buhay. And isa sa mga core values po namin dito na isa sa mga paborito ko, courage to try new things. Ibig sabihin, ang kumpanya po palagi po may ginagawang bago. Sabihin nyo nga po, bago. Bago. Ano po bago sa industry? Meron po kami sariling impact system o gym na pwede pong gumamit ang mga distributors. Palakpakan naman natin yan. Sino po nagamit ang gym natin? Mga PBA players, PBA teams, meron din po tayo niya. So makakasabay niyo po niya, sila Arwin Santos, di ba? Sila James Shaw, Reynard Shay na siya eh. Di ba? So yan, makakasabay niyo po siya dyan. So sila, yan, marami PBA players. Ang lalaki po nila. Pag dimidikit nga ako, hanggang siko lang ako, sabi ko, ay kuya. Isa napatungan nga ako, hindi po ako table. Okay. So, yan. So meron din po tayo sarili nating clinic, okay? Sino bang, ano bang purpose itong clinic? Ito po ay for free, ginagamit po ng mga distributors sa first check-up niyo po.
Salamat po sa pumalakpak ulit. Pwede sabihin, pag ikaw pala yung distributor, isang dala mo ng kaibigan ka, mag-anak mo na gusto mo ipa-check up, free na po dyan, at may doktor po dyan. Maliwanag po ba? Ang nakakatawa dito sa negosyo po natin o sa Santee po, meron po tayong mga properties na pwede yung gamitin ng mga distributors. Kunyari, may mga team building, so gusto mo lang mag-relax, pwede po kayo pumunta sa Tagaytay Royal. Okay? And meron dito tayo sa Pico de Loro. And meron din po tayo pwedeng gamitin yate kung gusto nyo mag-ikot-ikot sa Memoa. Okay, at medyo bahaw sa inyo, ipabook nyo lang po ito. Sir, bahaw sa amin, baka pwede mahiram. Okay, bahala na ako kayong gumamit. Sino po gumagamit ito? Siyempre, ulitin ko po ulit, mga distributors o yung mga member ng Santee. Maliwanag po ba yun? Okay. And siyempre po, meron po din po tayo sa Renate Cycling Team and Tri Team. Okay, bakit may mga ganito ang company? Kasi po naniniwala po kami na health is well, and prevention is better than cure. Ibig sabihin pala, kung ngayon ay kumakain ka ng matataba, bukas meron ka ng high blood. Tama ho ba? Ibig sabihin, kung ano tinatanim mo ngayon yung anihin mo bukas, tama ho ba yun? So, niniwala si company, mga kapatid, pag gumamit ka ng mga organic products, bukas healthy ka. Tama ho ba? So, pag-usapan natin, ano ba yung mga products na pwede tayong maging healthy? Number one po, ito po yung main product po natin, yung barley. Sa mga iba po sa inyo, nakita na si Kuya Kim pinaliwanag na. Tama ho ba? Si barley po, isa po siyang uri ng damo. Maliwanag ho ba? So, ang napakabait po ng company, ginawa na po siyang powdered. Maliwanag ho ba? Kasi ang sagawa naman, from New Zealand, kung damo pa rin yan, is papakain kay ma'am. Pam, damo ma'am. Oh. Kahit gano'n kasi stand sa'yo, makikita mo yan, da-da-da. Gawin ko na siya. Ang pangit na ma'am. So, ibig sabihin, mabait na ho ang company, ginawa na po siyang para pong juice. Nakasashay na po siya na gano'n. So, pupunitin niya na po, ilalagay po sa tubig. Ulitin ko po ulit, nilalagay po sa tubig. Yung iba ko kasi kumuha ng straw, sinigop. Mik-mik. Baliw, di ba? So, kung hindi nyo po gusto yung lasa ng damo, kasi nga ho, puro ho tayo, wala ho tayo pampatamis. Kasi ho, ang isang bagay o isang juice na magtinikman mo ay matamis, maraming asukal. Tama ho ba? Pero pag puro yan, puro di po papasok sa katawan mo. Tama ho ba yun? So, kung ayaw mo naman ang lasa niyan, meron ho tayo dito capsule. Okay? So, yung capsule din po, iniinom din ho siya. Maliwanag. Maliwanag ba? Para lang maliwanag tayo. Okay. And syempre po, meron din po tayong ating mga healthy beverage, health snacks. Meron din tayo dito ng Choco Bunny for kids. Sino po may mga anak na? Okay, pwede niyo patake yan. Meron dito sa coffee. Sino po nagko-coffee? Robusta and Choco and Barley meron po tayo. Whey Barley, Green Tea, L-Carnitine with Barley. So, nakakapayat po ito. Sa mga nagpapapayat po, sobra ho. Kumbaga, pagpapawisan talaga ho kayo ng todo. At sa mga medyo ayaw kumain na marami, pero tayo fiber energy. Ito, medyo flash out ho kayo dito. Hindi pong isang topic mo lang sa CR, pag-upo mo na gano'n, yun na. Yun na ho, wala nang gano'n. Matik na ho. Gano'n na agad. And, syempre, meron ho tayong sapon. Sino po naliligo? Nasa kamay. Nakalimutan ng iba. Okay. So, and syempre, meron din po tayong napkin. Okay, panty liner na napkin. And meron din po tayong toothpaste. Okay, so, toothpaste na may barley din po ito. Organic po tayo. Sabi ni sir, ito bang napkin nyo eh may barley din? Wala po. Eh, tinanong ko rin po yan, no, first time ako nakinig. Sabi ko, bakit wala akong barley? Kasi daw baka pag tumubo, makiliti. Tama po ba yun? Sabi naman, bastos ka. Actually, ho, maganda ho itong napkin ho natin. Sa totoo lang ho, hindi ho siya masyadong kita. Ginamit ko ho eh. Hindi kita ho. Ganda ho. Nipis talaga. Okay, good news po. Tanong sa akin kung ano. Lahat ho ng produkto na pinakita ko sa inyo, FDA approved, super brand. Okay? And syempre, halal, pwede mo sa mga kapatid dating Muslim. And certified na tayo po ay bio-organic, 100% natural. Kasama ho tayo sa PPD. So kung ikaw po, ang produkto mo ay ito po ang pinagmamalaki nyo. Sa tingin nyo, maganda ba yung negosyo natin? Yes! Maganda o sobrang ganda? Sobrang! Sabi niyo mo, wala ng choice eh. Okay, kung sobrang ganda, sino gumagamit? Lahat ako nasa klase ng tao, bata, matanda, mingipin, wala, pwede gumamit ang produkto ho natin. Maliwanag mo ba? Ito pa kasi bilang nga namin ito, from birth to old age, pwede gumamit ng produkto natin. Maganda ho ba yun? Yes or no? Yes! And syempre, pag-usapan na natin, paano ba tayo kikita rito? Tama ho ba? Yes!
Sabi ni ma'am, yun ang pinunta ko, ang tagal mo. Okay, kitaan na pag-usapan natin. Pero bago natin pag-usapan ng kitaan, ulitin ko po ulit, kayo lang pa sinasabi, negosyo pinapakita ko sa inyo. Pag sinabi negosyo, may puhunan. Tama o tama? Yes. Sa pag-usapan natin yung puhunan. Para nalungkot kayo. Huwag ko kayong mag-alala. Wala ko kami membership fee dito. Meron lang ako kayong bibili na package. Maliwanag ko ba? At yung package sa inyo, produkto din ho yun. Maliwanag? Yes. Ito po example ng mga package natin. Meron po tayong pang-starter ng mga estudyante po. Pwede nyo subukan to. Meron tayong, ito po yung bago po natin, yung essential pack. Okay, dito po tayo mag-focus ngayon. Meron tayong builder's pack. So, marami yung products o marami itong package. Ang pag-usapan na lang po natin yung pinakabago. Para maingganyo ho kayo. Maliwanag ho ba? Okay, sa bagong package po natin, ang pangalan po niya, Essential Pack. Ah, sabihin nyo nga po, Essential Pack. Okay, sa Essential Pack po mga kapatid, number one po siyempre, kailangan nyo maintindihan sa isang negosyo, yung puhunan, importante. Tama ho ba? Kasi pag minalabas kang pera, meron kang kikitain na? Pera. Pag wala kang nilabas, wala kang kita. Tama ho ba? Paglaway ang puhunan, sagwa nun, di ba? Kita mo, laway din. Okay, so para maging part ka ni Sante, kailangan po maging distributor ka. At para maging distributor ka, pili ka ng mga package. For example, napili mo itong essential pack. Pag essential pack ka napili mo, ang puhunan po natin dyan is 9,988. Okay. Siniko na, oh. Sabi, akala ko ba libre? Libre yung pagpunta mo, grabe ka naman. Nagkakasakitan ako. Bago kayo magkasakitan, 9,888, maliit malaki. Anong malakit? Hindi, seryoso. 9,988, maliit malaki. Sabi ni Ma'am, depende sa tanong. Tama siya, kasi kung pinag-uusapan po natin ay gastos, malaki po yan. Sa panahon ngayon, mayroon kumita ng pera. Huwag tayo magplastikan. Tama ho ba? Oo naman. Tama? Kaya kung pinag-uusapan gastos, sobrang laki niyan. Pero kung pinag-uusapan natin pagkakakitaan, 9,988, maliit malaki. Maliit. Tama si Ma'am. Bakit? Ano pwede may negosyo ka ng 9,988? Pwede ka magtayo ng Jollibee? McDonald's, kaya mo ma'am? Mall of Asia, sir. Kaya, sir. De, seryoso, sari-sari store, kaya mo ba? Uy, sari-sari lang, yung wala kang store dyan? Oo, oh, bakit? Business permit sa inis, yung gusto yung magka-no-ref mo, wala ka pang paninda. Tama mo ba? Tama ho ba? Yes! Alam mo maganda sa Sante? Tanong mo sa akin kung ano? Ano? Pag naglabas ka ng 9,988, automatic meron kang kapalit. Ang kapalit mo, meron kang libre paper bag. Wow! Nalungkot si sir. Huwag kayo magalala sir, meron din kasama ang libreng hawakan, ha? Palakpakan niya naman si sir. Siyempre may package. Grabe naman kayo. Meron tayong product na kasama. Okay, ito po yung product po natin. Lahat ko na pinakita ko sa inyo mga product kayo, meron nung kayong tigda dalawa ho nun. Bakit tigda dalawa? Siyempre yung isa gamitin mo, yung isa beta mo. Maliwanag ko ba? Pangit naman, pag mininegosyo ko, hindi mo na ititikman yung produkto mo. Gamitin mo muna. Maraming maganda yung barley. Na-testing mo na, hindi pa, ikaw muna. Mali. Maliwanag po ba? So, gamitin mo muna produkto po natin. Ang magandang part yun, ulitin ko po ulit, magkano nilabas mo? 9,988. Actually, oh, hindi mo talaga 9,988 ang kapalit po ng ilalabas nyo. 10,380. So, 100% po, hawak mo ang inyong nilabas. Maliwanag ho ba? Eh, sobra pa. Maliwanag ho ba? And syempre, bukod sa bumili ka ng produkto, automatic, meron kang hawak ng produkto na yan. And syempre po, meron po tayo dito loading business na rin. Okay, kasi ang Pilipinas po, naniniwala ko, texting capital of the? Ano of the Philippines? Ulit-ulit kayo. Of the world. Tama po ba? So lahat, 95% yata o 85% naka-prepaid. Sino po prepaid? Sino po postpaid? Sino po kahit anong-tanong ko, walang pakialam talaga. Okay. So, meron kang loading business. Meron kang libre free trial sa gym po natin. And syempre po, meron kang 100,000 accident insurance. Ano ibig sabihin nito? Eh di kung gusto mo mabawi yung nilabas mo, alam mo lang ako. Sabi ni ma'am, paano ko gagawin? Pumikit ka, dumawid ka sa EDSA, pag nasa pool ka, boom! 100,000. Sabi niya, ma'am, mukhang mga yun, nagbubulungan na sa'yo. Mauna ka ha, mauna ka. Palakpakan niyo naman si ma'am, grabe. Sunod ako bukas. Huwag niyo naman gamitin. Actually po, bago lang po ito. Wala po sanang mauna. Sino po gusto mauna? Huwag naman. And magandang part po niya, sa negosyong nilabas mo na 9,988 o sa puhunan nilabas mo na 9,988, kasama na rin po si Kuya Kim sa package mo. Okay ba yun?
Sabi niya, paano nangyari yun? Kasi may CD kang kasama na pwede mo ipapanood sa mga kaibigan ka, mag-anak, ka-text, ka-chat ka, madyong mo ka-bing. Bahala ka ng kusina yan. Paliwanag mo ba? So kasama nung siya magpapaliwanag ho para ho sa inyo. And ang negosyo po natin mga kapatid, high-tech na po sa panahon ngayon. Sabi mo nga po, high-tech. Bakit high-tech? Meron na po tayong sariling app natin na pwede nyo po i-download. Okay? May mga cellphone po kayo, Android, Apple. Pwede nyo po i-download yan. Order po kayo through online. Padala na po ng company sa bahay nyo. Okay ba yun? And meron na po kasama website yan na para matrack down nyo ang inyong negosyo, international o global. Maliwanag ba? So sa tingin nyo po, maganda ba yung gagawin nating negosyo? Yes! Maganda o magandang maganda? Maganda. Sabi naman, ang ganda talaga, pero ano yung kitaan? Marami po tayong western dito. Actually, hindi ko na po masyado iisa-isahin yan. Siyempre, medyo matatagalan tayo. Mag-focus na lang po tayo sa mas maiintindihan nyo po talaga. Maliwanag ba? Pwede mo makita ng mga first-timers ulit, mga first-timers, para makakita natin yung account. Dami pala, sobrang dami. Okay, so yan. As a distributor, magkano ulit ang nilabas ang first-timers? Nine. Bigyan niyo po ng konting energy. Yan, okay. Dahil naglabas ka ng 9818, automatic distributor ka na. Ano ka na? Distributor. As a distributor, may mga produkto ka na, ibig sabihin, automatic, pasok ka na sa pagkakaroon ng discount o lifetime discount sa lahat ng produkto. Lifetime. Habang buhay na. Maliwanag ba? Ibig sabihin mga kapatid, sa lahat ng gagamitin mo ng produkto, under Santay, meron kang 30 up to 50%. Guys, malaki po yung 50% off. Tama ho ba? Yes. Ibig sabihin, kung meron kang puhunan na 1,000, magkano 50% nun? 500. Yun ang kitain mo. Maganda ho ba? Yes. Maganda ho ba yun? Yes. Yes. Ang magandang part, mga kapatid, itong negosyo mo, meron ka ng online business, pwede yung pang siyang gawing global international. Sa mataling salita, sabi niyo, sir, medyo dilinawin mo lang ha. Ibig sabihin, yung discount namin, pag ginamit namin yung produkto, discounted kami. Tama ho ba yun? Yes. Pag bumili yung katabi ko, hindi makita ko. Yes. Tama ba yun? Yes. Ibig sabihin ganun pala, gumamit ka ng produkto, discounted ka. Binenta mo, kumita ka. Tama ko ba? Yes. Eh, tanong ko lang po. Kung ganun po ang sistema, may mga kaibigan ba kayo kamag-anak pag nalaman na may negosyo ka o may discount ka, may inggit? Yes. May mga kaibigan ba kayo inggiter, tinggitera? Yes. Chismosa, chismosa. Sabi ni ma'am, eto, sinama ko. Okay. What if ganito nangyari? Binentahan mo ng products. Sabi mo, sir, bili ka ng products. Maganda to. Maganda sa kalusugan natin. Huwag na yung pinagsasama-sama dyan. Kaya nga pinag-iwalay ng Diyos eh. Pinagsama-sama naman nila. Ito maganda, barley. Tama po ba? Ito. Di na itindihan no, iba. Ito pinakamagandang live yari. Okay. Ito pinakamagandang part, mga kapatid. Simple lang ho. Inofera mo siya. Sabi niya, ayoko nang... Siyempre, pag bumili ako sa'yo, may kita ka. Ayoko nang ganyan. Gusto ko yung maging distributor para ako rin mismo may negosyo. Tama ko ba? Yes. Tama ko ba? Yes. Kung siya po ay mag-inenegosyo at maglalabas din po ng 9988, ibig sabihin, pag naglabas siya ng 9988, automatic, ano na siya? Distributor. Sabi ni ma'am, so wala na akong kikitain. Meron pa ho, huwag ako yung mag-alala. Meron tayong pangalawa, ang tawag ko dyan, fast start bonus. Bibigyan ka ho ng company every time. Ang nabenta mo, mga kapatid, dinawin ko lang. Ang nabenta mo, hindi produkto. Ibig sabihin, hindi po isang produkto ang nabenta mo. Ang nabenta mo, isang negosyo natin. Malamanan ko ba? Nabenta mo yung negosyo natin, automatic, bibigyan ka ng company na 1,000 pesos. Yung 1,000 pesos mo, unlimited. Maliwanag ba? Yes. Sir, paano yung unlimited? Ibig sabihin, pag may nag-join, 1,000 kami ng 1,000, hindi. Every time na meron kang mabibentahan, sa loob na isang araw, tuloy-tuloy ang 1,000 mo. Maliwanag ba? Okay, para mas maintindihan ng iba, ganoon na lang yan. Nakapag-close ka ng isang deal, magkano komisyon mo? Dumalawa ka. Tumatlo ka. Umapat ka. Sa loob na isang araw, 4,000 madam, pwede na ho ba sa inyo? Yes! Madaling salita mga kapatid, yung kinikita mo ng insurance katapusan isang araw, kitay mo sa Santi. Pwede! Pwede! Sabi ni ba, sir, anong assurance namin na makaka-interest yung kaibigan namin sa Santi? Number one, maganda ba yung produkto? Yes! Stable ba yung company? Yes! Maganda ba yung pisina? Yes! Gwapo ba yung speaker? Diyos ko po, lalaki na naman natuwa. Narinig niyo ba? Sabi na, yun! Pare, I love you! Huwag naman, ho.
Okay. Pero tapatin ko na ho kayo mga kapatid. Ang ganda ho ng negosyo natin. Basta tignan mo lang siya. Maliwanag ho ba? Maliwanag ho ba? Sa tingin niyo maraming magkaka-interes? Yes. Yes or no? Yes. Oo naman. Sabi niyo, sir, ibig sabihin pa na mag-iimbita lang kami ng tao? Oo naman. Ang gagawin mo, magdadala ka lang dito. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Sabi niyo ba, sir, hindi kasi ako marunong magpaliwanag eh. Hindi naman ikaw nagpapaliwanag. Sino magpapaliwanag? Kami! Maliwanag po ba? Kami muna magpapaliwanag. Maliwanag? Sa madaling salita, kami magpaliwanag kung mag-imbita. Sino magdadala ng kaibigan? Kami. Sino ka ako sa kaibigan mo? Ka. Sino mapapagod? Ka. Sino magpapawisan? Ka. Sino hindi pinapansin? Ka. Pero pag nagustuhan ng kaibigan mo, sino may 1,000 pesos? Kami. Palakpakan mo naman yung grabe ka. Sabi ng mga iba. Natulog. Sabi ng mga kita, ang reklamo ko kasi nila, sir, kasi yung 1,000 na ibibigay mo sa amin, ang liit. Matyusi pa. Maliit pa yung 1,000? Pwede na yan. Sabi kasi, sir, eh, kasi mag-endorse kami ng produkto. Tapos, 1,000 na ibigay sa amin, okay lang, hindi ka pa naman sikat. Si Kuya Kim nga, sikat, may bayad na eh, di ba? At least tayo may bayad kahit papano. Kasi ang maganda kong isang take, kahit hindi ko kami masyado kumuha ng maraming artista, kumuha naman po kami ng mga artistahin. Di ba? Kasi lang katahimikan para sa dalawang hindi naiintindihan niya pinag-uusapan natin. Hindi ko na ho babanggitin kung nasaan sila. Okay. Pero ano mo nakakatawa na, sa ganito talaga presentation, maraming mag-iisip, sir, talaga bang may mag-join? Yes. Talaga bang may sasali? Yes. Sa dami ng pwedeng sumali mga kapatid, sa isang package na kukunin mo, o sa package na kukunin mo, automatic magkakaroon ka ng left and right. Ano yung left and right? Automatic magiging TL ka. Ano yung TL? Tululaway. Hindi, team leader. Bakit team leader? Maghahawak ka ng dalawang team, left and right o team A, team B. Ibig sabihin, no? Pwede mo pagsamasamay dito lang ang kaibigan mo, dito lang ang kamag-anak mo. Maliwanag ba yun? Yes. Example, para maintindihan ho natin. Sino po mga first timers ho natin? Task po ang kamay. Oh, yung iba ko, member na. Ah, nag-member na. Di pa tapos? Bag, grabe, palakpakan naman natin sila. Sino ba? Ito si ano? Si Sir. Si Sir na naka-blue. Sir, ano pangalan ni Sir? Cindy. Ikaw na ba yan? Ah, hindi, sorry. Sino pangalan? Furwin. Furwin? Ano spelling, Sir, para mas maintindihan natin? F. E-R. W-I-N. G-E-R-W-I-N-N. Please mo nung mag-spell, sir. Dandahanin mo, mahina kalaban. Again. Spelling na naman to. Dito ako nag-drop eh. Sige, sir. Ulitin mo, sir. F-E-R. W-I-N. Yan, bumibilis ka na naman, sir. Sige, close na tayo. Fern na lang. O, yan. Fern, sir. Kunyari, barkada tayo. Bro! Bigyan mo isang kaibigan mo, kamag-anak mo, sa tingin mo pwede magka-interes yun. Isa lang, pangalan. Pangalan o name? Chris. Name o pangalan? Basta malapit sa puso mo to, ha? Pare. Chris. Si Chris Barkada, kaibigan, kapatid. Kaibigan? Kaibigan. Si Chris ay isang kaibigan na malapit sa? Nakita mo na? Sinabi ko na eh. Siya ba yan, sir? Pagkakatali ng book nung katabi mo, sir, no? Hmm? Diba? Si Chris ngayon nag-purchase. Magkano ang komisyon niya? Tama ba yun? Yes. O for example, si Fern may kaibigan. Pangalan ay international. May kaibigan siya, PayPay. Ito na naman tayo eh. O para sa mga first-timers, o magkano ang komisyon niya? O tanong, dalawa lang pakaibigan niyo sa buong mundo. Marami ho ba? Yes. For example, may pangatlong kaibigan si Ford, pangalan, Tay-Tay. Saan niya pwedeng ilagay? Pwede niyo pong ilagay either sa left and right ni Chris o left and right ni Pei-Pei. Maliwanag ho ba? O for example, dito niya nilagay. Ay, wag, baka magselos. Dito na lang. O yan. Saan po mapupunta yung komisyon ng 1,000? Kay Ford pa rin. Maliwanag ho ba yun? Bakit? Basta ikaw nag-imbita sa iyo mapupunta yung 1,000 na komisyon. Maliwanag. Maliwanag o maliwanag?
Maliwanag. Kahit saan may ilagay yan, maliwanag ho ba yun? Ang magandang part dito, yung 1,000 direct po, mapupunta na ho, automatic sa inyo yon. And, bakit po natin ginagawa yung ganitong sistema? Bukod po sa meron kang 1,000 pesos na komisyon, bibigyan ka pa ng company na additional bonus. Sabihin nyo nga po, bonus. Ano daw yung bonus na ito, kapatid? Excited ako dito, kapatid. Bakit? Every time daw nakikita ng company na meron kang left at meron kang right, automatic, magkakaroon ka ng 1,000 pesos. Sabi nyo iba, sir, paano gumagana yan? Ganda lang kasi yan. Tinan nyo mabuti ito. Tinan nyo, tinan nyo. Tama, ha? Walang kukunat! Si sir. Okay. Okay, ito pinakamagandang part. Si PayPay, sagutin nyo lang muna tama. Meron mo ba kaibigan na hindi kaibigan ni Fern? Yes. Meron mo ba siyang kamag-anak ni kamag-anak ni Fern? Yes. O for example, may kaibigan si Baby, pangalan Baby. Sino nag-imbita kay Baby? Baby. Anong usapan natin, sir? Basta ikaw nag-imbita, ma'am, sa'yo mapupunta yung? 1,000. Tama mo ba yun? Yes. Eh, nagkaroon ngayon ng left. Eh, nagkaroon ngayon ng right. Anong usapan natin dito sa pangatlo? Basta meron kang left at meron kang additional 1,000 na bonus. Tama ho ba? Yes. Tama ho ba? Yes. Sir, kailangan ba sabay sumali? Hindi. Hindi kailangan. For example, ito ha, para mas maintindihan nyo. Ito, sumali 2016. Ngayon, yung kabila, sumali 2019. Ang hirap kausap eh. Yung may mga kaibigan ba kayo mahirap kausap? Yung negative, yung katulad sabihin mo maganda pangit sa kanya, ang ganda ni Santino pangit. Tama ba? O maganda sumali pa rin yan, meron kang 1,000 pesos. Maliwanag ba? At yung ganito kasi sistema mga kapatid, nagtutulungan tayo dito. Kung titignan nyo mabuti, yung pangatlong kaibigan ni Fern, na si? Nilagay sa ilalim ni? O yung nagkakatulungan? Tama ba? O kaya pala tuwa-tuwa si Pepe kasi nasa ilalim niya si? Tay-tay. Kaya pala tonto si Tay-tay kasi sa ibabaw niya si? At nagkaroon ng? Nagising sila. Sabi nila, uy, ang ganda ng santay ah. Bastos. Dahan-dahan lang po ah. Okay. Marami ang nagtatanong sa akin, sir, ibig sabihin pala pa nagtuloy-tuloy itong mga tao na to, nagpasok ng sampu. Example, sir, tiga sa akin ka, sir. Hoy! Bilisan mo, sir! Joke lang. Sir, ha? Ano ba? Ha? Tiga sa amin? Nakainom ba si sir? Hindi naman. Sige po sir, labas niyo lang po yan. Kasi pag hindi nalabas po, nababaho ko minsan eh. Sir, tika sa ano kayo sir? Kabuyaw. O imagine niyo, si sir, tika kabuyaw. Diba? Tapos meron siyang kaibigan na tika ano? Tika saan ka, madam? Cavite po. O, diba? Tika Cavite po. Nagpasok ng sampu. Tanong ko lang ho, yung 1,000 ho ba na sampu papasok ho sa inyo? Yes! Yes or no? Yes! E paano ko nagpasok ng 20? Nagpasok ho ng 30? Pwede pa rin ho bang may 1,000 na 20 nun? Yes! Tanong ko lang ho, may ginawa ho ba kayo? Yeah. Kumita ho kayo? Yes! Ba't malungkot pa ho kayo? Pwede na? Yes! Diba? Grabe, ang ganda ni Sante. At ang magandang part 2 niya, pinag-uusapan ho natin kitaan. Ang tanong na next na tanong natin, kailan namin makuha yung 1,000? Kasi pura ka 1,000, kailan makuha yan? Pakumami, dyan lang yan, di may ma-in-cash, di ba? Ang magandang part 2 sa Sunday po, matagal ho commission ho natin makukuha. Medyo matagal ho, kailangan nyo lang ho magantay. Pasensya lang ho kailangan namin, daily po, daily. Daily. Arawan ho, ngayon may nag-join, kaya mamaya, kunyari may nag-sign up ngayon. Tapos, nag-sign up na, bumili ng package. Bukas ng mga hapon, nasa'yo na, nasa account mo na. ATM mo, bangko po. Sino pa nakakita na ng bangko? Ba't nakanga po yung iba sa'yo? What's that? Bangko po, doon, may pera ho doon. So doon yung po tinatago yung pera nyo. Doon din po papasok yung pera nyo. Maliwanag? Yes. Maliwanag? Yes. And ang magandang part 2 niya, syempre po, may pang-apat at pang-lima ho tayong kitaan dito. Actually, pakita ko lang ho bagay sa inyo. Ang tawag ho dyan, builder bonus at executive bonus. Sa sobrang dami ng numero, pasisimplihin ko ho sa inyo. Gito lang ho kasimple yan. Naalala niyo po si Fern? Yes. Nasa ano siya? Pwede ho taas ni ano, kamay ni Fern? Taas mo kamay, iwag-iwag po. At sabihin mo, ding.
Ang bato. Joke lang. Okay. Ito ang maganda. Napaisip din siya. Hindi, ginawa din niya. Ginawa niya. Ding? Ang bato. Ito naman yung katabi. Inaabot. Ito na. Okay. Oh, for example, si, ano, si Sir, ano, tiga na malaglag yan. Okay. Guys, for example, ha, si Fern, may left and right. Tama ho ba? Yes. Dumami. Yes. Dumami. Yes. Ito pinakamagandang part. Every time na gumagamit ho sila ng produkto, kaya nga sila nagpa-member, para ho, gumamit ng produkto. Kasi pag pumunta ka sa Mercury Lodge, tsaka sa Watson's, mataas ho ang presyo doon. 2,000 plus ho doon. Sa pag sa dito ho kayo nagpunta, 50% off ka. Maliwanag ho ba yun? So, ibig sabihin pala, kada gumagamit sila ng produkto, meron ka pang tinatawag na product commission. Ano yung product commission? Gumagamit sila, yung left and right mo, gumagamit ng produkto. Gamit na gamit, gamit na gamit. Ito, pinakamagandang part. Lahat ng ginagamit ng produkto, meron ka pang kikitain na additional income. Maliwanag ho ba? Example, para maintindihan ho natin. Sino po first timers natin? Ito si ma'am. Ma'am, tinga saan ka, ma'am? Ilakas mo, ma'am. Cavite. Tiga-tagig ka muna. Sorry, hindi ko na nadarating ka, ma'am. Sana tinext mo ko. In-adjust ko sana rito. Okay. Ah, sige, ito na lang. Para patas ho kay ma'am. Na merong kaibigan sa Cavite. Okay ba yun? Naging distributor. Magkano nilabas? Nung naging distributor, gumamit ng products, meron kang 10% sa lahat ng ginagamit niya. Pwede na? Yes! Pwede na ko ba? Gumamit ng sabon, 10%. Gumamit ng juice, may sabon. Ay, may sabon. May percent. Sabon talaga. Eh, nagkaroon ng kaibigan sa kawit. Gumamit ulit ang produkto. May 10% ka ulit. At so on and so forth. Gagamit sila. Ikaw naman po, wala ka nang ginago. Kahit isang side mo lang ang gumalaw, meron kang percentage na kikitain. Para mas maintindihan nyo po, nagkaroon ka ng 10 distributor na may 10 user. Ilan distributor? Sampung. Na may 10? Yes, ito magandang part. Meron kang kita ay monthly 16,000. Pwede na ho ba? Yes! Pwede na? Alam, pinakamagandang part mga kapatid, itong negosyo na to, pwede mo siyang gawing worldwide. Ibig sabihin, hindi na siya pang Pilipinas, pang sports spa. Adik. Picture ba yan? Picture, okay na. Okay. Kasi pag may nagpipicture, kaya sabihan niyo ako ha. Isa pa eh, oh, ha? Ang kulit mo, sir. Baka mami, nakanganga ko dyan, in-upload mo pa. May kumuha na naman, ang kulit. Tinag ako, inantag ko nga. Pinusta ko, tapos sabi, nakaganan ako. Diba? Ang guluhan mo, parang di magulo. Ang maganda sa negosyo natin, mga kapatid, kung nalilitan ka sa 16,000, ito ko, papalakihin ko po, what if? Sabihin nyo nga po sa sarili nyo, what if? What if? Hindi kayo, taasan nyo pa ng konti. What if? What if? Yan, okay. Ginawa nyo yung negosyo. Tanda nyo po, negosyo po ito. Yeah. Pag negosyo po, mga kapatid, sisimple ako po sa inyo, ha? Hindi po agad kikita. Pero pag tumagal, kumikita. Maliwanag ko ba? I-assume na natin, tumagal ka ng 3 to 5 years sa Santay. After 3 to 5 years sa Santay, nakadevelop ka ng 10,000 people under your organization. Maliwanag? At gumagamit lang ng isang box per month. Okay lang po ba kayo dyan? Yes! Hindi ko ba tapos yung tawa? Meron pang ano, meron pa. Ito magandang part. Meron kang after 3 to 5 years, ilan naging people under your organization? Ilan? 10,000. Na gumamit na isang box, magkano kaya pwede mo kitain? Pwede na ho ba sa inyo 500,000 to 1 million? Sa wow! Kapatid, gumagamit lang ng produkto. Pwede na ho ba? Yes! Wala pa ho dyan yung 1,000 na kanina yung makiat? Nananala nyo? Promise ho. Isa po sa mga magandang kita ni Santay, yung 1,000 na makiat. At additional po ito. Yeah. Pwede na? Yes. Pwede na? Yes. Sabi ni Sir, eh Sir, paano kung ano? Kung hindi 10,000 ng, after 3 years, hindi 10,000 na naging people under my organization, paano mangyayari? Ito na lang, bigyan ka ng example. 1,000 na merong 10 customer. Ito pa rin po. Uy! Manawanag. May 500 ka, ito pa rin ho, pwede mong nagmamadali ka. Ito pa rin po ang pwede mong kitain. Maliwanag? Yes! Ano ang magandang part sa negosyo natin mga kapatid? Habang balikan ko lang po ito, ito po kasi yung realidad eh. Si Fern.
Saan ang kamay ni Fern? Ayan. Ito magandang part. Dumami. Iba pinag-usapan natin, ilan yan? 10,000? Tama ko ba? Eh what if, meron siyang 10,000 dito, 10,000 din dito. Pwede ko ba mangyari yan? Yes! Alam magandang part? Sabi ni Basir, hindi kumikita kami dyan. Yun yung magandang part. Ang pinakamalapit na part, bibigyan ka ng company ng incentive. Ano tong incentive na to? Bibigyan ka ng libreng kotse. Sabi ni, set talaga ba? Oo naman. Basta makita na ng company na active ka, yung left and right mo ay gumagalaw. Nagne-negosyo ka, bumibenta ka. Ang magandang part dyan, kumikita ka na ng 1,000, bibigyan ka ng company ng kotse for free. Pwede na? Yes. So, magkano, ilan na kailangan natin? Magkaroon ka na ng 50, at 50, meron ka ng Nissan Almera. Pwede na ubasin yan. Sabi niya, sir, sir, teka lang ha, 10,000 na sinasabi mo, ibig sabihin pala, wala, nagsisimula pa lang ako, may kotse na ako? Yes. Sabi naman, grabe, 50 lang pala yan. Eh sir, ayoko ng Nissan Almera, meron pang mas high-end? Meron po, Lamborghini. Pwede na? Yes! Pwede na? Yes! Sabi naman, sir, malubak sa amin, hindi pwede yan. At huwag kaya, mamili ka. Maraming ko tayo pwede magpilihan dito. Okay, meron tayong Porsche, meron tayong Audi R8, Mercedes-Benz. Bahala na ho kayo kung ano trip nyo. Diba? Yung iba, gusto, ano, sedan. Meron din ho tayo dito. And kung medyo may pamilya ho kayo, ito po, ayan, mamili ho kayo dyan. Meron tayong Montero Sport. Okay, ito na ho yung bago, ha? Di po yung, ano. Ito, bago na ho ito. Ayan, meron tayong Mustang. Kompleto ho tayo, mamili na ho kayo. Sabi ni Basero, wala akong pakinam sa kotse, gusto ko Avanza. Meron tayong Avanza. Ito. So, wala ho kayong lusot, ha? Basta magandang part ho, gumalaw ho ang negosyo nyo ho, automatico, meron na ho kayong free car. Okay lang? Yes! Okay lang? Yes! And, mga kapatid, bukod po sa free kotse, and mahal na mahal kayo na Sante, dahil napagod kayo sa pagninegosyo, nagkaroon kayo ng magandang kotse, meron din po yung free travel. Yes! Paano yung free travel na to, sir? Ang kailangan mo lang sa Hong Kong natin, alam mo magkano? Ilan? Ilan lang? Tama sa'yo kung ilan? Ilan! 20 lang. Tsaka 20 sa left and right. Yun lang. Sir, ibig sabihin pala, 20, pag nag-50 pa, may Hong Kong na ako, pagbalik ko, may kotse pa ako. Grabe! Yes. Talaga ba yun? Talaga ba? Yes! Maliwanag ko ba? Maganda ba yung negosyo natin? Yes! 20 lang ang kailangan mo, kapatid. Maliwanag? Ang magandang part niya, kung ayaw mo mag-Hong Kong, diretso mo ng US tsaka Japan. 15 days, 14 nights, for free. Ang dala mo lang ho, syempre ho, sarili mo. Alam naman, qualify ka dyan. Yes, qualify ako, ba't nandito ka? Dapat sumama ka, di ba? Maliwanag. Kala ko siya yung managalak. Maliwanag ko ba? Yes! Ibig sabihin po, ang negosyo po natin, bukod sa kumikita ka na, may pa-kotse ka na, may pa-travel ka pa. Okay lang po ba sa inyo? Yes! Maganda po ba yung negosyo natin? Yes! Alam mo, maganda part mga kapatid, no? Siyempre ho, sa ganyan sa negosyo natin, importante po, ang naintindihan nyo, magkano puhunan? Sumagot na kayo na, yes, dapat. Yes. Dapat maintindihan nyo magkano puhunan? Yes! Yan. At maintindihan nyo yung kumpanya? Yes! At maintindihan nyo na may kitaan? Yes! Tama ho ba? Yes! At kailangan din nyo maintindihan, may plano ang company para ho sa inyo. Meron na ipapakita sa inyo, kapatid. At tawag ho ito yung slow plan. Ang tawag ng iba, power of two, yung iba, feasibility study, yung iba, basta may plano. Maliwanag ko ba? So, i-discuss ko lang ho bagay sa inyo to. Ulitin ko ulit, plano. Pag sinunod mo, mangyayari sa'yo. Pag hindi mo sinunod, hindi mangyayari sa'yo. Maliwanag ko ba? Yes. Sino po dito kayang magpakilala sa amin ng apat sa buong buhay niya? Taas ang kamay. Yung apat lang o apat? Apat. Kaya ho ba? Yes. Kaya o kaya-kaya? Kaya. Ito, tanong ko lang mo sa inyo. Okay. Dahil nag-franchise ka ng 9988, distributor ka na ba? Yes! As a distributor, automatiko, magkakaroon ka ng tatlong business accounts. Maliwanag? Sabi ni mga first-timers, sir, pwede ba yung paliwanag po? Ganito na lang po yan. Ano mas maraming kita? Isa Jollibee, tatlo Jollibee? Tatlo! Tatlo Jollibee, pito? Pito! Ang konsepto pa para sa maintindihan ng layman's term. Nagtayo ka ng restaurant, ganda. Ito, parang ganito. May pagkain dito, ang ginawa mong lamesa, isa lang. Kikita ka na malaki? Hindi. Pag dinamay may lamesa, mas kikita ka? Yes!
Yung po yung prinsipyo nito. Ibig sabihin po, nag-franchise ka ng magandang negosyo sa Rante, binigyan ka pa ng free 3 business accounts. Maliwanag. Ito pinakamagandang part. Alam niyo na yung apat yung hinihiling sa inyo kanina? Apat? Ilan yan? Ilan? Ilan? Apat. Apat. Okay. Kada isa, magkano ang komisyon natin? 1,000. Ito, paliwanag ko sa inyo, ha? Apat na 1,000, magkano yan total? 4,000. Normally, 4,000 ho yun. Tama kasi apat na 1,000. Tama ho ba? Okay. Tama pa sila mo, ano? Tama pala si Sir. Ang galing mo sa mat, sir. Kayo naman. Okay, tanong ko lang, nag-left and right ba to? Yes! Ibig sabihin, mga kapatid, si Fern 1, Fern 2, Fern 3. Tama? Kung si Fern 2 ay nag left and right, edi may wanta, hindi ko abot, pasensya na. Nahirapan ako, dito na lang. Si Fern, okay, si Fern 1 at si Fern 3, automatic may 1,000 yan. Tama po ba? Yes. Alam mo nakakatawa si San, nakakatawa ka si Sante, tuloy-tuloy pwede mo kita. Imagine mo, in 1 month, ang kinita mo agad, automatic meron kang 8,000. Ikinawento mo lang naman eh, na meron kang negosyo. Tama po ba? Tama po ba? Para ngayon, first timer ka, nag-franchise ka, kinabukasan, sinabi sa mga kamag-anak mo, Mare, may na, tita, tito, ganyan, pamasa, aligay ito, excited eh, di ba? May negosyo ko, may apat na sumali, o ibig sabihin, wala pang isang buwan, may 8,000 ka na. Tama ho ba? Yes! Ano, pinak... Ayan, okay. Picture na naman. Okay, alam magandang part dito? Ito, hilingin ko lang. Gawin na natin para mas madali. Dahil first timer yung na-endorse natin. Hilingan na lang natin sila ng dalawa. Kaya ho ba sa buong buhay nila? Yes! Kaya rin ho ba? Yes! Kaya naman yan. Okay, hindi ko na masyado kompeten para hindi na ako masyado maguluhan. Ikalawang buwan mo, ang kinita mo, automatic, meron kang additional 16,000. O, question. Magkano nilabas mo? Magkano kinita mo ikalawang buwan? At tanong ko lang sa inyo, kumita ka na ba? Yes. Bawi ka na ba? Yes. Nalimutan mo na ba yun? Yes. Sabi kasi ni Sir kanina, ang laki na 980. Nung nakita ka na mong buwan, ang liit pala nun. Tama ho ba? Yes. Kasi walang, parang walang nangyari. Meron ka pang negosyo. Tanong, pwede mo pigilan itong mga tao na to? Yes. Pwede mo sila i-text isa-isa? Sabi sa kanila, guys, huwag na kayong magbenta. Ayoko nang kumita. P.S. I love you. Pwede mo gawin niya, ma'am? Okay. Replyan ka nila, sila ulo. Kasi mismo sila nag-negosyo. Tama mo ba? Yes. Sila mismo kumikita. Tama mo ba? Yes. Hindi mo pigilan yan. After 4 months, imagine mo, magkano na kinita mo? 64,000. Ito pinakamagandang part. Pasok ka na sa Hong Kong travel natin. Yes. Pwede na? Ito pinakamagandang. Ito sabi na ba, sir? Ibig sabihin pala, pag nagtuloy-tuloy ito, nagtuloy-tuloy, after 10 months, ang kitain ko, 4 million. Yes. Pwede na? Yes. Ulitin ko po ulit. Tuloy-tuloy nilang ginawa, after 10 months, magkano ang kinita mo? 4 million. Papaalala ko lang ho sa inyo, plano ito, na pag sinunod nyo, pwede mangyari. Pag hindi mo sinunod, hindi mangyayari. Yes. Sabi niyo ba, eh sir, paano kung hindi nangyayari 4 million, hindi ko lahatiin mo, 2 million, pwede na? Yes. After 10 months, 2 million, choosy ka pa, pwede na? Yes. Sabi niyo iba, parang gusto sabihin sa akin, eh, ano ngayon? Hindi ko naman naiyayabang sa'yo. Ang sinasabi ko, kikitain mo yan. Pwede na? Yes! Kailangan ang mga Pilipino talaga nagdududa. At mahilig ko magduda. Kagaya nung kanina, pinakita ko kayo na may, kada nagbenta ka ng package natin, may komisyon kong 1,000, yun, pumapalapak 1,000. Totoo yan. 1,000. Sige pa pa yung harapan, yes! 1,000 eh! Ano mga Pilipino ko kasi pag nakakita ko ng malaking kitaan, dumidiitak utak. Tama o tama? Tama. Mo sila yung sumisigaw. Tama. Nag-get siya ko ba? Yes! Kaya nung pinakita ko may 4 million ka after 10 months, di naniniwala ko. Sige, gawin natin huwag 10 months. After 10 weeks, pwede na? After 10 days, oh, pwede na? O, i-worse na natin. After 10 years, meron kang 4 million. Pwede na? Yes! Magkano nilabas mo, madam? 998. Naglabas ka ng 998, may negosyo ka after 10 years, may 4 million ka, not bad. Pwede na ho ba yun?
Di ba tayo tapos, kapatid? Kasi imagine mo to ha, kumita ka na ng 4 million, kasama ka pa sa Hong Kong, tinuloy-tuloy pa yung points mo, meron ka pang automatic na product usage, meron ka pang product commission na 146,000. Pwede na? Kumita ka ng 146,000, meron ka pang Japan tour, paglapag ng aeroplano, may susundo pa sa Mercedes-Benz SLK. Pwede na? Sabi mo, grabe, grabe pa lang sa day. Opo, kung gagawin nyo lang po. Sabi naman, sir, gusto ko to, hindi ka pa nagsisimula eh. Ano tawag sa'yo? Buiset. Sir, gusto ko to, eto, huwag yan, sir, huwag to. Pero tayo makakapunta nun, hindi tayo magsisimula rito. Tama o tama? Nag-etyo po ba? Yes. Alam niyo po mga kapatid, marami ho ditong sumasali, marami ho dito nag-franchise. Marami itong gumagamit ng produkto, natuwang-tuwa ho. Ilan po sa mga tao na po na yan, yun po ipapakilala ko sa inyo maya-maya konti. Okay? Marami yung klaseng sumasali dito, may pera, walang pera, gusto magkama pera, gusto maging healthy, ayaw magkasakit. Tama? May mga tao bang ganon? Yes. Sino dito gusto maging healthy? Sino dito gusto gumaling sa sakit niya? Sino dito ayaw magkasakit? O lahat tayo yun, tama mo ba? Ito yung pinaka-importante, sino dito gustong umaman? O, di ba? So kung lahat po yan, ipinag-uusapan natin dito, sa tingin mo, maganda ba yung negosyo pinapakita ko sa inyo? Maganda, sobrang ganda! At ang magandang part nito mga kapatid, yung residual income mo, tuloy-tuloy na po yan. Maliwanag mo ba? Ano mo nakakatawa, no? Isa po sa mga sharers po natin for tonight. Sorry ah, yung lawi ko ay patalsik ng talsik. Sabi niya kanina. Si Ma'am din kanina, oh, tinamaan din ako, nag-uusap nga sila, ah, ikaw din. Sabi niya, isa tay. Okay, huwag ko kayo mag-alala, lahat naman natatalsikan ko ng lawi, sila yung unang yumayaman. Huwag mo naman saluhin. Dito! Ipasok mo dito! Kaya naman nakakatawa, no? Yung una mag-share po natin, actually, isa po siyang security guard before, na nung nakita niya po yung ganitong negosyo, grabe ho, siguro, Mali! Okay. Hindi pala siya security guard. Huwag kong ginawa security guard mo. Okay. Siyempre, actually, ito po yung nakikita nyo nung, ito idol ko to mga kapatid. Nung ako po ay talagang nanonood ng TV, talaga napapanood na natin siya. Kumbaga, mayaling tulad na isa sa mga malulupit na artista. Yes. Kung mapapansin nyo mga kapatid, ako artist sign lang ako eh. Misan nga, kapag nakatalikod ako, tinatago ko Dennis. Napagharap ko, sabi niya, Dennis Padilla. Haha. Nakatawa, no? Ba't hindi tumawa? Okay. Pero ano mo nakakatawa, no? Itong taong tumawa ka pa rin, sobrang humble. Kasi imagine niyo, kung iisipin niyo sa ganito yung isipin na iba, sir, sa negosyo na ganyan, siguro ang mga mag-join lang dyan, siguro yung kailangan ng pera. Tama? Yung mayayaman na nag-ireto. Ito, papatunayan ko sa inyo. Busy tao. May taping ngayon. Maraming proyektong ginagawa. Pero ngayon po, isa na po siya sa mga distributor po ng Santay. Siguro papahabahin siya na ako magkukwento kung ano po ang nakita niya din sa Santay. Okay lang ba? Pag tinawag ko siya, pwede mo bang palakpakan ho natin siya ng isang malupit na palakpak? Okay lang ho ba yun? Yes! At pag pinalakpakan ho natin siya, okay lang ho ba? Pwede mo ba tayo mag-request tumayo? Okay lang? Yes! Para ho... Sabi niyo, pag magpipicture kayo, sabihan niyo ako eh. Ayan. Okay. Okay. Okay lang po, palakpakan natin siya? Yes! So, hindi ko napatagalin siya na ako magkukwento ng kanyang nakita po sa Santay at sa ganitong negosyo. Walang iba, ang nag-iisa, Mr. Polo Ramvales. Palakpakan natin siya! Hello! Magandang gabi sa lahat. Okay pa ba kayo dyan? Okay pa. Medyo mainit tong suot ko. Pwede ko ba tanggalin yung coat ko? Sabi kayo sa akin, dapat to medyo formal eh. Medyo mainit. Okay lang ba tanggalin ko yung coat ko? Pwede ba akong tulungan natin? Okay na naman. Patanggal lang, medyo mahirap tanggalin eh. Ayan. Kundi ba? Ayan.
May boyfriend ka na ba, ate? Mukhang na, ha? Mukhang magaling ka magtanggal ng damit, eh. Ede, joke lang, joke lang, joke lang. Nagugutom na ba kayo? Okay, bibrisan ko na lang. Siyempre po, nandito po ako, hindi po bilang artista. Naisip ko baka iniisip niyo na nandito ako bilang artista. Hindi po. Ngayong pag nandito ako sa Santa Barley, nandito ako as simple tao. Hindi po ako artista. Pag nagiging artista lang ako pag nasa harap ako ng camera. Okay? Nandito po ako ngayon, yung mga sasabihin ko po sa inyo, hindi po siya scripted. Hindi po ako speaker. Nag-networking po ako recently lang. Actually, last year lang ako nag-networking. Hindi pa dito sa kumpanya na to. Nagkamali po ako kasi yung unang networking company ko, scam. Na-scam po ako. So, huwag po kayong mag-alala kasi lahat ng mga nandito ngayon, tama po yung kumpanya na pili nyo. Hindi po siya scam. Hindi po siya scam. Ngayon, i-share ko lang po, paano po ako napunta sa networking? Marami kasi nag-iimbita sa akin before, 10 years ago. Yung upline ko dito, 10 years ago, kilala ko na siya. Ini-invite po ako mag-networking. Kaibigan po siya ng kapatid ko. Ngayon sabi ko sa kanya, ayaw akong mag-networking. Nababadoyon ako, ayaw akong mag-recruit. Hindi ko kailangan gawin yan. So, hindi po niya ako inaway. Kaya sa mga nag-invite dito na tinatanggihan ng mga prospects nila, huwag niyo silang aawayan. Kasi balang araw sasali sa inyo yan. Maniwala ko kayo sa akin. Ako po, tinanggihan ko siya. Talagang inaaraw-araw niya ako sa bahay. Doon din siya natutulog kasi barkada siya ng kapatid ko. Pero hindi niya ako inaway. Tinanggihan ko siya. Sabi ko sa kanya, Jim. Si Jim Miranda po ang aking upline dito. Papunta na po siya. Wala po siya ngayon dito kasi nasa Pampanga po siya. Meron po siya mga prospects na nilatagan. So sabi ko sa kanya, ayoko mag-networking. Maging magkaibigan na lang tayo. Nirespeto niya po yun. Naging magkaibigan kami. And then, after 10 years, nakita kami. Alam niyo kung paano kami nakita? Meron po akong, galing po akong Japan. May show po ako sa Japan. So ang ginawa ko po, namili po ako ng mga bags na LV. Tapos ang ginawa ko, kasi mura sa Japan eh. So pagdating ko sa Pilipinas, yung ibang bags na hindi ko kailangan, binenta ko. Isa siya sa mga bumili ng bag na yan. Noong nakita kami, sabi ko, Jim, ibang-iba ka na. Nagulat ako kasi nung time na 10 years ago, 10 years ago. Kaya yung sinasabi ni Aaron kanina, yung 10 years, totoo po to. Wala pong bola yan. Sasabihin niyo pong binubola namin kayo kung sinasabi namin overnight or after 3 months, sayaman kayo. Hindi po. Pero yung 10 years, yes, possible po mangyayari yan. Hindi po namin binubola. Hindi po namin kayo binubola. Kasi mismong ako naging witness ako sa nangyari sa upline ko dito. Nung nakita ko siya, grabe, mas maganda na po ang kotse niya kaysa sa akin. Artista po ako, siya networker. Nung mga panahon na yon, ang baba ng tingin ko sa networker. Grabe. Pasensya na po. Pasensya na po. Pasensya na po. Pero I'm just being honest. Pababa ang tingin ko sa kanila, dati. Pero ngayon, iba po ang respeto ko sa kanila ngayon. Grabe! Ito po. Ibang klase po, naka-BMW siya ngayon. Hindi po gano'n ang kotse ko. Mas malaki po ang kinikita niya sa akin ngayon. Ngayon, nangyayari na po sa kanya ngayon. Yung eto. Nangyayari po sa kanya. So sabi ko, parang bakit ako hindi sasali? Kung pinapakita na sa akin ng Diyos na totoong may nangyayari sa networking. Diba? Pangalawa po, yung top 2 natin dito. Nandiyan siya sa likod, si Mr. Jonathan Ledesma. Palakpak po natin. Kahapon ba yun, Sir Jonathan? Two days ago. Two days ago ko lang nalaman na dati pala magkasama na kami. Artista pala. Hindi po siya artista. Siya po ay isang visual artist. Meron po akong ginawang pelikula, yung Super Noy P. Matagal na po yun, around 2008. Kasama ko dito si Katrina Halili, Jenny Mercado, John Prats, ako.
Super Noy po siya. Para siyang X-Men, kumbaga, parang ganun. Ang gumawa po nun is Regal Films. Isa siya dun. So, nag-visual effects. So, nagulat ako kasi ngayon, top 2 siya ngayon dito sa ano natin, sa kumpanya natin. Hindi ko po alam kung magkano ang sinasweldo niya. Hindi ko alam kung ilang milyon ang sinasweldo niya. Pero, sa networking po, nagbago ang kanyang buhay. Hindi po sa labas. Sa networking. Kanina mag-uusap kami, sinasabi ko, anong sinasabi ng mga kasi dati daw, nung pagpasok niya mag-network, inaano siya ng mga kaibigan niya. Parang, bakit ka nag-networking? Wala mangyayari sa'yo dyan. So ngayon, syempre, yung mga taong yun, mapapride, yun yung ginagawa nila, pagiging empleyado, tinutuloy-tuloy nila. So tingin nila mataas sila. Kasi may trabaho sila eh. Pero ngayon, sino mas mataas sa kanila? Ni Jonathan. Yung mga kinausap niya dati. Diba? So, yun, nakita ko po yung mismo, yung nangyari sa mga taong nakilala ko years ago. Nakita ko yung nagbago sa buhay nila. And gusto ko sana i-share sa inyo kasi gusto ko sana kasing mag-business. Dun sa kinikita ko ngayon sa Doble Cara, gusto ko sana mag-business. Pero nag-iisip ako, ano bang business ang pwede kong gawin? So, ang nangyari, parang naisip ko na parang ang networking kasi ang may maliit na puhunan. Pero malaki ang kikitain mo. Yeah. Diba? Pero, ang nangyayari sa labas, kailangan mo mag-kapital na malaki para kumita na malaki. Pagka kapital mo, mga sabihin natin mga 15 mil, pwede ka magtayo ng parang taho, papalako ng taho, diba? Pero ang kita mo, taho din. Tama po ba? So, example po, dito ko na susulatan. Yung ating capital is 9,988. Meron po siyang kasamang produkto. So, naging healthy ka na, meron ka pang business. Compare po sa ganito. Ang dapat po kasing business ang gusto kong gawin is magpaparenta ako ng apartment. Okay? So, ang gagawin ko, bibili dapat ako ng lupa sa Quezon City. Magkano po ang lupa sa Quezon City? Mahal. Siguro papatak na mga 2 million. Lupa lang, 2 million. So, gagastos po ako ng 2 million sa lupa. Papatayuan ko siya ng bahay, apartment style. Pasensya na po sa drawing ko, hindi po ako magaling mag-drawing. So, tatlong pinto po yan. Tatlong pinto po yan. Kasi hindi naman ganun kalaki, 2 million na po yan eh. Yung bahay na po yan, magpapakonstruct ako ng bahay. Gagastos po ako ng magkano po? Million din. Million din. Sabihin natin, 2 million din. Okay? 2 million. Sa isang bahay po, gumastos ako ng 4 million para magpatayo ng business na gusto ko. 4 million. Magkano po ang renta ng isang pito sa isang apartment na hindi naman ganun kalaki? 10,000. Lagay natin sa 10,000 para mas madali kumputin. 10,000, 10,000, 10,000. Meron kang 30,000 sa isang buwan. Pero ang nilabas mong pera, magkano? 4 million. Meron ka ng 4 million na kapital. Tapos ang kinikita mo, 30 mil sa isang buwan. Ito tanong ko sa inyo. Yung tatlong pinto na yan, sigurado ho ba kayo na nagbabayad yan on time? Yung pangalawang pinto, sigurado ho ba kayong may nakatira dyan? Hindi. Hindi. Yung pangatlong pinto, sigurado ho ba kayo na naalagaan yung apartment, yung kwarto na yan? Minsan napapabo yan. Papagawa mo pa. So maglalabas ka rin naman ng pera. Tama po ba? Sino po ang mas lamang? Bakit ko pinili mag-network? Imbis na magpatayo ako ng bar, magpatayo ako ng kung ano ng business, bakit ito ang pinili ko? Kasi sa Santa Barley, alam ko makakatulong ako sa mga tao. Matutulungan ko sila sa health nila, sa mga sakit nila. Pangalawa, hindi mo kailangan maglabas ng malaking pera para kumita ng million dito. Ngayon, meron po akong gusto kwento sa inyo. Pwede po ba? Pwede po ba?
First time ko siya ikukwento. First time. Hela! Kung sino po ang mga kasagot ng... Mayroon po akong tatanong kasi sa after ng... After ko magkwento, magtatanong po ako. Kung sino mga kasagot, pag babae, ikikiss ko sa lips. Hela! Pagka lalaki naman, bibigyan ko ng babae. Joke lang, joke lang. Bira lang, bira lang, bira lang, bira lang. Si Kuyo, kuya. May asawa ka na ba? Pag babae, halika. May asawa ka na ba, kuya? Wala. So, gusto ka ng babae? Ikaw, gusto ka ng babae? Ikaw raw. Hindi na. Hindi na. Kailangan mo milyon. Yeah! Ha? Kailangan mo milyon. Yeah! Okay. Okay, ito po yung kwento ko. Ito po yung kwento ko. May isang pamilya. Papunta sila ng Baguio. So nandun si tatay, si nanay, si ate, tsaka si kuya. At meron silang kasamang monkey. Meron silang pet na monkey. Okay. So ano, papunta sila ng Baguio. So drive, 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 drive. Nasagasaan. Nahulog po yung kotse nila sa bangin. Sa Kenan Road, nahulog. Lahat sila patay. Isa lang ang natira. Isa lang ang nabuhay. Sino po? Monkey. Monkey. Tama ka, ate. Monkey. So, yung pulis, walang may imbestigahan. Ang kinakausap niya yung monkey, bakit namatay ang buong pamilya? Tinatanong niya yung monkey. Natatawa ka. Tinatanong niya yung monkey, bakit namatay? So, sabi nung ano, sabi nung pulis, ano bang ginagawa ng kuya? So, sabi nung kuya, agrito daw, sabi nung monkey. Yan, 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 yan. Anong ginagawa? Sound trip. Sound trip. Yung ate naman, anong ginagawa nung ate? Anong ginagawa nung ate? Nagte-text daw. Nagte-text. Eh, yung nanay, anong ginagawa nung nanay? Ganun daw. So, anong ginagawa nung nanay? Puputak-putak. Puputak-putak. Ano? Sabi ng pulis. Bakit ganun? Anong bang ginagawa ng tatay? Tatay, ganito. Ha? Anong ginagawa ng tatay? Natutulog. Eh, ikaw anong ginagawa mo? Sabi ka na ng pulis. Sabi ng monkey, nagda-drive daw siya. So, ano bang moral lesson ng aking story? Walang kakwenta-kwenta, no? Pasensya pa, ha? Pasensya pa. Okay, ang moral lesson ko ng story, huwag niyong hayaan magmaneho ang mga unggoy sa labas ng buhay niyo. Huwag niyong pakikinggan yung mga negatibo sa labas. Okay. Kasi kahit anong gawin nila, hindi nila tayo maintindihan. Pero, pag yan mga yan, nadala nyo dito sa Sunday Barley, sigurado ako magkakapera ka. So, yun lang po. Maraming maraming salamat. Thank you so much. And gusto ko sana batiin ang aking team, Alpha One. Yeah! Hello! And, let's be inspired para mag-network. Kasi dito sa ating kumpanya, hindi naman tayo nangloloko ng tao eh. Tumutulong tayo sa mga tao. And kung nakita nyong walang resulta yung mga tao nandito, huwag nyo nang gawin. Pero kung nakita nyong maraming nagkapera at maraming yumaman, bakit din yung subukan? Yun, no? Diba? So again, I am Paul Ravales and I'm on grass. Grabe. Ito na inigil na yung jacket. Okay na. Okay. So yung isang mag-share, na-inspire ba kayo? Na-inspire ba? Yes! Natuwa ba? Natuwa ba? Yes! So isa sa mga leaders po na nandito, siguro syempre, bigyan ko muna kayo ng konting background sa kanya. Last na po ito, last na. Nakakatuwa. Oh, opo. Chori na. Okay. Diba, nakakatawa to yung story na ito mga kapatid. Dati ho siyang na-invite ho na kagaya nyo. At nung nakita nyo yung ganitong opportunity, meron din ho siya trabaho. Siguro bigyan natin siya ng at least 10 to 15 minutes para i-share po yung kanyang buhay. Okay. So hindi ko na patatagalin. One of the leaders dito po sa Sante International and one of the rising
top earner and Millionaires Club dito po sa Santa International, Mr. Yeah. Jerry King. Sabi ko nga, hanggang kailan ako manatili sa fourth floor ng Robinsons? Taon 2001, bilang isang security sa fourth floor, alam niyo ba? Ang security. Hindi, sinapatawa ko lang ngayon. Ayan ako. Practice lang yan. Nagsimula ako sa security. Napakahabang panahon na yun. Na ang bilang isang security, my greatest discovery. My greatest discovery bilang isang security. Ang pagbigay or magbigay ng security. Password. Hindi mabuksan ang password. Yung security sa video. Sorry ka. Okay na, okay na. Ito bilang security sa fourth floor. Security nga. Security nga, di ba? Ako kasi may nagsisecurity ako sa mga tao, pero sa buhay ko, walang security. Ang gwapo, di ba? Sana ba ako? Masasabi ko na walang security sa pamilya ko. Una-una, yung kakainin kinabukasan ng pamilya ko. Kayo ba, nang nandito, mga bagong nahatak lang dito, or nakaladkad lang ng upline? Alam nyo ba, bilang isang empleyado o isang security sa Robinson, almost 19 years ako sa security.
Malalim lagi ang iniisip ko. Dahil lagi ang iniisip ko, yung pagkain na pang-araw-araw namin. Pangalawa, paano kung nagkasakit ang mga anak ko? Kasi minsan naranasan ko yan. O minsan naranasan ko na kapag wala ka palang pera, hindi mo alam kapag may sakit ang anak mo, hindi mo alam kung sinong kaibigan mo. Alam nyo ba? Kapag napakasakit, dahil kapag wala ka ng mautangan, kahit may sakit ang anak mo, napakataas ng lagnat, ang gagawin mo na lang, kukuha ka ng basang bimpo, ilalagay sa noo ng anak natin. Pangalawa, ang nakikita ko, walang protection or security sa pamilya, paano ang pag-aaral ng mga anak ko? Pangapat, pang-apat, yung iniisip ko lagi, paano ang kanang pag-retirement ko? Yan lagi ang katanungan ko sa sarili ko eh. Panglima, paano pag nawala na ako? Paano, ano ang iiwan ko sa pamilya ko? Tama? So dumaan ako sa matinding na nahirap sa buhay. Dumating ang punto na halos nawalan ako ng pag-asa. Nawalan ako ng pag-asa sa buhay. Ang sabi ko nga, bakit ako pang mahirap na nga, pinapahirapan pa. So yun ang nakikita ko, na akong security, pero wala akong security sa pamilya ko. Pero guys, dito sa Santay, dati negative talaga ako sa sinasabi ng multi-level marketing. Mabuti na lang, nakilala ko si Santi Barley. Ito yung nagbigay ng simula o pag-asa sa buhay ko. Ito yung mga kasamahan ko bilang isang security. Sila yung mga big boss ko sa Robinson. Yung isa dyan, si Jess Binigas. Yung kalbo na yan. Siya ang nakuha ko bilang first level ko. Yeah! At ito pa. After a few days, nag-brand siya. At ang laki ng papasalamat niya rin sa akin dahil pinakilala ko sa kanya ang business na to. Pinakilala ko sa kanya na ito na pre ang business na to na magdala sa atin ng tagumpay. Yeah. Tama naman. Last year, nakapag-Europe siya. Wow. Ikaw. Ako ma-apply, hindi na yan. Ang pagtulong, ang downline muna, ang uunahin natin. Ang isang downline ko rin, si Jose Gisalan, nagkongkong na rin yan. Wow!
Dahil kasante, malaki ang pagbabago ng buhay ko. Una-una, nag-resign ako 1 year na. Napakaganda naman bilang isang empleyado, nakakasweldo naman. Kaso nga lang, in just 19 years, nakasangla ang aking itiim. So sa mga empleyado, huwag naman kayong ma-offend sa akin dahil alam ko naman talaga napakahirap bilang isang empleyado. Mas lalo sa security. Dahil pinangalagaan namin ang security pero wala kaming security. Pero dahil kay Sante, ayun. So yung mga partners ko sa Sante na to, sila yung mga nagtiwala na magiging partners ko dito sa Sante. Ay, ang dami! Next! Nakakapunta na rin kami ng Royal Tagaytay kasama ko sa Auto Extreme. Nakapunta na rin kami sa Manila Yacht Club kasama yung mga grupo ko. So dito ko narandaman bilang isang security na na-achieve ko dito kay Sante. Next! Dati, tingnan nyo ha, bilang isang security, halos hindi kami makapag-jollibee sa loob ng isang taon. Pero dahil kay Sante, nakakain kami weekly kahit sa restaurant. Dahil isang mangingisda lang din ako dati. Lumapit sa akin ang magulang ko. Anak, baka pwede mo naman kami matulungan. Sabi ko sa nanay ko, Nay, hindi ko pa masagot ang hilingi nyo. Pero one time, last year, pinadalan ko sila ng pera para mapagawa ang dating lumang bangka, ngayon nagiging malaki na. Bilang simple security, pero nabigay natin sa magulang natin at sa may branyo pampasada. Okay na ba sa inyo yan? So ganun kara ang feeling bilang isang anak, iba, ibang pakiramdam. Tama? Ito pa. Dahil kay Sante, na-achieve ko ang first car ko. 2016. Alam niyo kung anong feeling bilang isang security na magkaroon ng sariling sasakyan. Yes! 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 May security na. Security, boy. Ibig sabihin, dito natin matupad ang pwede natin pangarap na yon. Yes! Kasi just 19 years sa empleyado, walang nangyari. Nakakatulong, pero kahit anong gawin natin, alam ko, dahil yung mga boss ko, malalaki na nga ang sweldo. Ang sabi nila sa akin, Jerry, swerte mo pa. So may sweldo sila ng 200,000 to 300,000. Pero anong sagot nila sa akin? Sabi, swerte mo, Jerry. Kasi, ikaw, hindi ka na empleyado. Your own boss. Ilang na ako talaga?
Palakpakan naman natin yung mga nag-share sa atin. Actually, no, nasa likod ako, natutuwa ako. Hindi ko na naiiyak ako, natutuwa ako na basta lahat ng emosyon na ramdam ako kanina. So, to sum up the presentation, mga kapatid, no, ibig sabihin pala, itong ginagawa pala namin ng negosyo na to, hindi pala importante kung ano estado mo sa buhay. Tama ba yun? Yes! Ibig sabihin pala, kung ikaw first-timer ka, tapos wala ka masyadong pera, at may pera ka, o kung naman estado mo, pwede ka pala dito. Yes! Tama mo ba? Yes! Kasi try to imagine, dating empleyado, nag-resign, ngayon sarili niyang boss. Yes! Tama eh! Gusto ko yun eh, hindi yung tumatak sa akin eh. Boss! Di ba, tama ba? Nag-resign dahil tayo dito negosyo, ngayon may sariling kotse. Yes! Masarap pa rin ngayon? At sinatotohanan kay Mr. Polo kanina talaga hanggang ngayon, mga kapatid, bukod sa pagiging artista, sa pagiging guwapo, tsaka sa pagiging yummy. parang konti na lang, ano na eh. Ano na eh. De, pero ano man nakakatawa, no? Ibig sabihin pala, kung ano man ang meron ka ngayon, pwede ka pa magkaroon, magde-decide ka lang dapat. Tama ko ba? Siguro hindi ko na masyado patatagalin, no? Kwento ko na lang bahagya na wala yung remote ko. Pero kwento ko na lang bahagya, isang empleyado na sinimulan to. Jerry? Boss naman eh. Di ba? Dating empleyado, ginawa yung negosyo, naging full-time, naging? Boss! Naging boss. Artista, tinutuloy yung ganitong negosyo, kumikita pa rin. Tama po ba? Yes! Siguro maiba lang ako bahagya nung nagsimula ako sa ganitong negosyo, kagaya siguro ng mga ibang kabataan dito, estudyante po ako noon. 2010. Yeah! Nakagraduate po ako. Ito po yung nanay ko, ito po yung tatay ko. Ako po ito. Hindi po galit yung tatay ko, ha? Tinatanong nga kasi ako that time, anak, bakit ngayon ka lang gagraduate? 5 years po ako nag-college, hindi ko po yung inahihiya yun. First course ko po, accountancy. Natapos ko po, marketing. Sa paano nangyari yun? So, nag-shift po ako ng course, okay? Sa niniwala kasi ako sa normal. Yung normal na nangyari po, mag-aral ka na mabuti, pagkatapos sa mag-aral, maghanap ka na magandang? Para maganda ang? Kinabukasan o future. Tama po ba? Nangyari ba yun? Hindi. Gano'ng kataas ang grade mo, hindi nga okay ngayon eh. Tama po ba? No offense, man. Nangyayari po talaga. Kasi kung practical na lang po, isa po ko sa mga practical na makakausap nyo, parehilis ko lang po sa inyo. Taon-taon po may mga gumagraduate? Yes! Marami? Yes! Madam, gano'ng karami gumagraduate? Sobrang dami. Million. Tama? O ilang ang kumpanya na pwede kang pasahuri na gusto mong sahod? Tama! Konte. Tama po ba? Yes. So sabi ko, hindi man ako matalino, pero may common sense ako. May common sense ba kayo? Yes! O, ginawa ko yung hindi ginagawa ng marami. Kasi imagine ninyo, bibigyan na ako ng babala, asawa ni? Babala. Bibigyan kita. Luma na eh. Di pa rin nag-gets nung iba. Guys, bibigyan kita ng babala. Ang magandang part to, sa ganitong negosyo, realidad, hindi lahat ng kaibigan ka mag-anak nyo mag-join, pero may mag-join. Yes! Maliwanag ko ba? Yes! So wag ko kayong masasaktan kung may ma-invite ko kayo na hindi ko masasali. Sir, parang masamasa. Parapol na sir. Maliwanag ko ba? Yes! So yung mga iba ko na iniisip na, sir, wala kasi akong kamag-anak dito, wala akong maiimbitahan. Tama ko ba? Wala akong mabibentahan ng products kasi wala nga akong masyadong kakilala. Ako tanong, ano mas marami? Kakilala o hindi mo kakilala? Isa pa, kakilala o hindi mo kakilala? Hindi. Adi, yung puntahan mo, yung hindi mo kakilala, eh puntahan mo sa kakilala mo. Tama mo ba? Eh, yung kakilala mo, 5 lang eh. Nanay mo, tatay, makwentahin mo dito. Kasi huwag ka pupunta ron. Maliwanag ba? And ito po, ito po yung katotohanan. Ulitin ko po ulit, hindi lahat ng ma-invite mo mag-join, pero may mag-join. At please lang ho, mga kapatid, meron po tinatawag ng law of karma. Ano yung law of karma? Pag pinatagalan mo o pinahirapan mo yung nag-invite sa'yo, pag nag-join ka, pahihirapan ka din ang invite mo. Maliwanag. Tama-tama? So pag tinanong ka mamaya ng kaibigan mo kung mag-join ka, sabi mo, sasali ako. Maliwanag. Sabi ni Ma'am, bakit gano'n? Nakala ko walang pilitan. Wala kang pilitan, pero may karma. Kagaya ko,
pinahirapan ko yung nag-invite sa akin after 3 months bago ako sumali. Dinahirapan din ako. Imagine niyo, 867 in-invite ko. Ilan kadami? 867 in-invite ko. Madami ba yan? Yes. Sabi niya, sir, kaya pala naman magiging successful ka. Ilan na sumali? Tanong mo kung ilan? Ilan. Isa pa? Ilan. Yung mas malakas? Ilan. Pito. Tawa-tawa ka, mangyari din sa iyan. Alam mo ah. Pero hindi ko tinigilan. Tinuloy ko. Noong graduation month ko, niregalo ko sa sarili ko. Ako ko na ako niregalo sa sarili ko. Bakit to? Simple lang ko, yung magulang ko natin, matagal ng hirap sa atin. Tama eh. Ginagawa ka pala niya, hirap na yan. Sabi ni nanay, hindi ako. Mali ka dun. Ne, ano man, kidding aside, tinuloy ko lang ako ang regalo ko po sa sarili ko for the expedition. Hindi na ako tumigil. Kasi sabi nila, ang isang bagay na hindi mo tinigilan, sa dulo mo ako may resulta mo. Tama ko ba? Kasi at the end of the day, kahit anong gawin mo, may masasabi kaibigan ka, mag-anak mo eh. Tama ko ba? Tinuloy ko lang ako, nakabili ako ng sports car, Mercedes-Benz SLK350. Pwede na ako ba? And pressure 300C. Bakit ako nakataas ang kamay ko na ganyan? Hindi mo ba? Hindi ho. That time ho, ang edad ko kasi 22 years old. Tama, 22 years old na naka 22 na inch na mags. Alam mo, nakakatuwa ho, like ko mong sinasabi at sinabi nila sa mga kaibigan ho namin, minsan ka lang mabuhay. Ilan minsan ka ba mabuhay? Isa! Ilan? Isa! Ilan? Isa! Ako hindi pasarapan. Tama ko ba? Tama ko ba? Yes. Marami ho kasi sa inyo, sa totoo lang ho, baka ma-enganyo ho kayo sa pinapakita ho namin. Hindi ho sa material na bagay ho, na nagsimula po ang aming success dito. Nagsimula po sa desisyon. Nung nakita ho namin yung opportunity, kahit wala ho ipakita sa amin, sumasali ho kami. At sumali ho ako. Imagine, nagsisimula pa lang ho company nun, nung sumali ho sa gintong negosyo. Sabi ko, may kumita na, sabi niya, wala pa. Pag sumali ka, kikita ako. Sabi ko, wow! Pero ito, maganda ho dito sa ganitong negosyo sa Sante ho, marami na ho nauna, ang gagawin niyo, susundan niyo na lang. Tama ko ba? Hindi ko naman ho tinigilan, kapatid. Tinuloy-tuloy ko po yung negosyo. Nagpakasal ho. Nagkaanak, kailangan na mas malaking kotse. Huli po ako brand new Chevrolet Suburban. Tinuloy ko ulit. Na-miss ko ulit. Chrysler na naman. Okay, nagkaroon ng Dodge Nitro. Nagkaroon ng Ford Mustang. Pwede na? Yes! Sana ko pumapalakpak ko tayo. Alam mo na, ito tatapusin ko na sa ganitong salita. Madali sa madaling salita lang ho. Hindi po importante kapatid kung ano pinagdaanan mo. Hindi importante kung may natapos ka o wala. Ang importante, kung may pangarap ka. Yes. Tama po ba? Yes. Kasi marami yung taong may pangarap, kaso lang, nag-iisip na nag-iisip. Kagaya naman po yung first timers dito, kasali ba ako hindi? Paano ko lang ako ma-invite? Paano ko lang ako mabenta? Paano ko hindi mapag-build? Paano ko mangyari sa ito? Yes. Tama po ba? Lagi kong sinasabi kapatid, no? Mag-iisip ka na lang naman, nag-iisip ka na lang negative, ba't hindi mag-iisip ka na lang positive? Tama! Yes. Tama po ba? Sa totoo lang, nung nag-join ako sa ganitong negosyo, 28 lang ako ngayon. 28 lang ako. Ayaw niya. 28 lang po ako ngayon. Nagsimula ako, 19 years old ako, 18, 19 years old ako noon. Kapatid, wala akong pakialam sa kotse. Wala akong pakialam sa pangarap ko. Pero ganito pala yun, tingin ka mabuti. Pag daw sumama ka sa mga negative, bukas ano ka? Pag sumama ka sa mga may sipon, ano meron ka? Sumama ka sa may sunrise, mamaya. Pero pag sumama ka sa mga taong positibo, payaman mag-isip, magiging? Tama ko ba? Kung sumama ka sa mga taong may pangarap, kapatid, maniwala ka na gustuhan ko rin yung mga gusto nila. Sa ayaw at sa gusto mo. Maliwanag mo ba? Yes. Maliwanag mo ba? Yes. Huwag mo masyado patagalin ho yung pag-iisip nyo ho. Kasi wala pong imama sa kakaisip. Oo, minabali ho. Nanghuli ng kulisab. Kinain. Hayaman ba tayo? Hindi. Tsaka ho, please lang ho, babala po ulit ha. Huwag ho kayong excited magkwento sa mga kamag-anak, kaibigan nyo. Hayaan nyo pong tulungan kayo ng mga nag-invite ho sa inyo. Baka mamaya sa sobrang excited mo, Mare, may nakita kong negosyo, ang ganda! Eh, magkano puhunan? Ang puhunan, 1,000, ang kitaan, 9,988. Buiset!
baliktas na baliktad na. Tama po ba? So, hayaan nyo po muna kami magpaliwanag at huwag po tayo maging unfair sa mga nag-invite po sa inyo. Huwag po kayo magtatanong sa mga taong walang idea sa Sante. Masakit po kasi pagtapos dito, uwi sa bahay. Kasabi sa kumare, may nakita negosyo. Kasi may kumare, kung kailan ko tumanda, tsaka napaniwala sa pagyaman-yaman. Pangit yan. Ikaw naman sabihin mo, o nga eh. Tama po ba? Yes! Tama po ba? Yes. So please lang po, ingat-ingatan niyo po yung mga ganong bagay. Kasi o baka ho, kasi syempre ho, kagaya yung nangyari sa akin, binigyan ako ng babala ng ganon, ginawa ko pa rin. Isa dito ako sa'yo, mayayaman tayo! Sabi ng nanay ko, huwag kang lalabas ng gabi, nahamugang ka. Diba? Pero tapatanong tayo, kidding aside, kidding aside. Sa ganitong negosyo po, pag gusto may, pag ayaw maraming. Walang mangyari sa inyo pag nag-isip lang ko kayo nag-isip. Marami ho tao dito kumita, marami na ho tao dito nauna. Marami na ho tao dito napatunayan na pwedeng kumita. Kagaya yung namin. Isa lang ang gusto ko sabihin sa inyo, masarap po mabuhay. At ito mula yung sinasabi, hindi ka na buhay para habang buhay na habang buhay na magtrabaho. Tama. Maliwanag ba? Tama. Tapos ito po, no offense meant ha, sabi niya, sir, ayoko muna magnegosyo. Tsaka na pag-retired na ako, retired na ako. Hindi, pag-retired na ako, mahirap po yun. Kasi imagine no offense meant po, ang tagal niyo po nagtrabaho. Tapos magne-negosyo kayo. Pag nag-negosyo kayo, mag-gagawin niyo yung negosyo. Sari-sari ito. Restaurant, karinderia, ano ba? Franchise kayo. Ano chances nun? Magsasara. Alam niyo kung bakit? Tanong sa'yo kung bakit? Ang tagal mo nagtrabaho eh. Wala ka namang idea sa pagninegosyo. What if gayon natin simulan? Nag-fail ka after one year. Nag-fail ka after one year. Nag-santi ka. Nag-fail ka. Pwede ka ba bumalik? Yes! Di ba ang sarado santi pag kaya nag-fail ka eh. Tuloy-tuloy naman kami. Tama mo ba? Yes! Tama mo ba? Yes! At alam mo ba, good news, tanong mo sa'yo kung ano? Ano? Pwede kang imaman. Yes. Totoo yun. Pwede ka hong umaman. Lahat to ng tao pwede umaman. Nakalagay sa Bible yan. Jeremiah 39:11. Ano sabi dyan? For I know the plans I have for the grace of the Lord. The plans to prosper, not to harm you. Plans to give you hope in the future. Yes. Ang sarap po pakinggan. Ang sarap po alamin. Walang plastika kapatid. Hindi ko pinakita sa inyo na para mag-join ka. Gusto mo wag ka mag-join, okay lang sa amin. Kasi wala ka namin gagawin bago. Tama ko ba? Yes. Ang punto ko lang ho, sa mga nagdududa, kapatid, nakalagay na ho yan. Yan ang pininiwalaan ko, kapatid. Huwag ka naman, huwag mo nang paniwalaan. Pero sabi ko, ito na lang ho. Ito na lang ho. Kasi kung ito paniwalaan mo, mangyayari sa buhay mo, lahat na nangyayari sa akin. Walang special, kapatid. Kasi sabi niya, sir, kasi ang dandal mo, magaling kang magsalita, kasi ang cute mo. Kaya ka lang dyan. Hindi ho. Naupo rin ako dyan. Nag-isip din ako, hindi pa mangyayari sa akin to. Tama? Upo rin pinong bata pa ako noon, 19. So, nangyayari ba yan? Wala mo kakilala, kailala ko si Jante din eh. Tama ho ba? Tama ho ba? Yes! So, pero nung ginawa ko siya, tuloy-tuloy nangyari. Kagaya ilan sa mga tao po na nandito po sa Sante, si Mr. Joey Luyong, dati po siyang fish vendor. Ito po. Di ho siya to. Ito ho siya. Okay. O ngayon, no, ang sarap po ng buhay. Kumitsumitsyeke po. Nakita niya laki ng cheque niya. 1.4 million. Naka Montero Sport. Meron pa isang tao, si Mr. June Atlas. Andyan. Ano ba si June Atlas? Andyan. Ayun, o. Dating negosyante o businessman hanggang ngayon pinagpatuloy, naka-hammer. Diba? And syempre, isa sa mga pugi na kagaya ko rito, si Mr. John Francisco. Ayun, oh. O, diba? O. First year high school, tapos nag-graduate na agad. First year pa lang, hang-graduate na, ayaw na. Diba? Yung ko dyan, bakit dyan? Diba? O ngayon, nakita na naman, tatlo-tatlo ang kotse. Tatlo-tatlo, anim yun. Tatlo lang pala. Diba? Meron pa dito, si Mr. Giovanni Flores, oh, dating cute. Oh, ngayon, super cute na. Di ba? Oh, nakakagawa po din ho ang Barley ho. May pag-asa pa ho tayo, ha? Wala ho mag... Tsaka, sa tandaan nyo po, ang taong may kotse, kahit ano yung tsura mo, cute ka. Tama po ba? Kaya na kasi Jerry, guwapo lang ang tingin nyo eh. Nung pinakita yung kotse, guwapo na. Tama po ba? Pero yung nakakatawa na isa sa mga kaibigan natin dito si Mr. Gerard Gallego. Dati po siyang... Anong panginis na? OFW po. Fish vendor din? Hindi po ulit-ulit tayo. Hindi po, dati po siyang OFW. Ngayon po, yung dami po travel na nakukuha, naka-Dodge Durango.
ito po yung isa sa mga kwento po, mga kapatid. Ilan sa mga tao po nagkaroon ng resulta dito. Ang sinasabi lang po namin, walang special ho. Lahat po tayo, pwede hong mangyari ho. Lahat na nangyari sa amin. Maliwanag ko ba? Yes. So bago tayo mag-wala'y kapatid at tapos na ang oras ko, iwanan ko lang po kayo ng kwento. Itong kwento na po, kinuwento lang sa akin. Kukwento ko rin sa inyo para makukwentuhan tayo. Here we go. Teka lang, isip ako para mas bagay sa inyo. May maglolo. Yeah. Lolo, tsaka? Anong lola? Pakinig ka ng ulo, lumabas ka dyan. Lolo, tsaka? Apo. Itong maglolo na po na to, nangingisda po sila. Ano ginagawa? Fishing. Ano ginagawa? Fishing. Nangingisda. Pares lang yun. Hindi nyo po natatanong, yung lolo ko champion po yan, ha? Sa pangingisda ho. After 15 minutes, binato yung ano? Yung pangisda. Yung kawin. Ito na. Siyempre, naglagay muna ng ano? Ng pain, yung ugo, di ba? Pato na ganyan. After 5 seconds, kapatid, nakahuli ng isda. Ang laki, ginakalaking isda. Ito, ang dito. Malaki ko ba yan? Yes. Yung apo po, lalaki, nag-cheer. May pom-poms. Lalaki po yun. Pinato ng lolo. Ito na, parating na. Sumisigaw ngayon yung ano, yung apo. Go, lolo. Go, lolo. Go. Wala na. Huwag mo yung mapangusga. May problema ko ba kayo? Ito na. Parating na yung isda. Tuwan-tuwa yung apo. Ayan na! Baya ganun. Parating na ganyan. Kinuha yung isda. Nagmadali yung lolo. Tinanggal sa hook. Binalik sa tubig. Sabi ng apo, bakit niya binalik? Ah, baka kung siya mas malaki. Siya ulit yun. Go, lolo. Go, lolo. Go, lolo. Ito na. Nagustuhan ni sir. Sabi ni sir. Tata na! Nang isda ulit! 3 seconds, madam! 3 seconds na! Ilang segundo? 3! Nakahuli, mas malaking isda! Doble! Ma, kasi laki ko! Sabi niya, maliit. Malaki yan! Pamis! Parating na! Tata na! Parating na isda! Alam, tontuwa yung mapo. Ang laki! Sabi nung ano, lalaki. Parating na na ganyan. Simul ito, tinanggal sa hook, binalik sa tubig. Ano po isip na ngayon yung apo? Sabi nung apo, impiyer na to si Lola. Lolo? Nakakairit pa, chakanes. Ayaw ko na mag-cheer. Ayaw na. Ang isda ulit, after 2 seconds, yung lolo, nakahuli na naman ang isda. Ginto, kalaking isda. Nagmadali yung lolo, kinuha yung isda, nilagay sa basket, nagmadali umuwi. Habang naglalakad sila pa uwi, kapatid, hindi na nakatis yung apo, hinarap yung lolo niya. Sabi niya, Lolo! Ginalaki, lolo! Gawin na natin tapos ito. Sabi niya, Lolo, matanong ko lang, Lolo. Kasi kayo na, nakita ko laki ng isda, hindi ka natuwa. Bakit niya, ang liit ng isda? Tuwa-tuwa ka. Please explain. Sabi nung lolo, apo, kaya hindi ako natuwa kahit malaki yung isda. Yung mga itsura niya. Tara, sabihin ka na, para matapos tayo, gutom na ako. Kaya hindi ako natuwa kahit malaki yung isda. Kasi, yung kalan natin sa bahay at lutuan natin sa bahay, ganito lang kaliit. Paano magkasabalena na dito? Tama mo ba? Nag-catch nyo ba, ha? Ano punto, kapatid? Tanong mo sa akin kung ano? Ito pong sante, ang isda, yung mindset mo, ang lutuan mo. Ganda na pinapakita ko sa iyo, kung maliit po ang mindset mo, hindi po tayo magkakasundo. Tama po ba? So once again, my name is Aaron De La Cruz, and I'm from God. Kumunta na po kayo sa mga nag-invite sa inyo. Sa mga wala nang invite ka. Ipaki sa akin. Wala na ako ah. Eh, ako speaker. Sige po tayo sa akin. Sige. So, God bless. God bless. Enjoy.